Yan, amazing morning everyone. Good afternoon, good morning, good afternoon and good evening sa inyong lahat worldwide. Kumusta na po tayo? Amazing morning. Amazing morning, guys. Pwede po bang pa-chat naman sa ating chat box? Saan po kayo nanonood o nakikijoin sa ating Zoom, anong place po niyo? Ayan, so para po malaman natin, no. Wow, si Mentor Nigeri from, ang bilis, no, Israel. Watching from LA. Ayan, ang layo ng LA, no? From Davao City. From Edmonton, Canada. From Hong Kong. From Hong Kong. Meron po tayo from Dubai, of course. And then from Sweden. Ayan, ang ating mga mentors from Sweden. Okay, ayan po, no? So, from Kuwait, Vancouver, Cyprus, naku, worldwide po tayo. Our dear business partners, and of course, to our dear guests po, we are here again po for another IBP, no? IBP Trading Middle East. Ayan po, no? So, nakakatuwa po kasi dito po, no? Ako, andito po ako Singapore. And kaway-kaway po sa ating mga OFW Singapore, no, at sa iba't ibang sulok ng mundo na hanggang ngayon po ng mga gising. At patuloy po na naglalaan ng oras para po matuto, no, para sa ating marami tayong matututunan tungkol sa produkto at sa compensation plan na meron ang IM. Ayan po, no, nakakatuwa naman. We are very, very lucky po today and we are very blessed po to have this, no. But before po we proceed with our program, let's have muna po, no. Jen, would you do the honor, please? Yes, Mentor Mida, ayan. Okay, let's bow our heads po and feel the presence of the Lord. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord Father God, the author of our life, for your blessings, Lord, for this gift of life. We thank you, Father God, that in the midst of pandemic, Panginoon, we are healthy, Lord, and we are given this opportunity. We thank you, Lord, for the person who's invited us today, Lord Father God, and for giving us this opportunity to see this business, Panginoon, that so especially sa mga tao, Lord Father God, who are looking for work, for extra income, Panginoon, who are looking for healing, Panginoon. We thank you, Father God, for the IM Worldwide Company, Lord. Continue to bless this company, Father God, that we may be agents of hope, that we may continuously share your blessings, Father God. Forgive us, Lord, for all the sins that we have committed, Panginoon, and keep us away from all temptations of sins. Salamat po, Lord Father God, for keeping us always
safe from all harm, Father God, and for providing for all the needs of each and every household, Panginoon. We thank you, Lord Jesus, and we pray and we seek for your guidance and wisdom for our speakers for today, Father God. And we thank you, Lord, for giving us these persons, Panginoon, who are continuously supporting us all the way in this type of business. May we all learn from our presentation for today, Father God, so that we may be able to make a decision that will change our life forever. Thank you, Lord Jesus Christ. We honor you. We love you. You deserve the highest praise, Father God. Thank you, Lord. And all this we pray in your mighty name. Amen. Nakamute po kayo, Mentor Armida. Amen. Sorry, nakamute pala ako. Ayun, no? So, ayan, thank you, Mentor Jen, for that wonderful prayer po, no? So, guys, are you ready to learn po today? Ayan, no? Pa-chat. Pa-shout naman ako. No? Di pala pwede mag-shout. Pa-chat naman po dyan sa ating, ano, no? Chat box. Kung kayo po ay ready na, pa-chat naman po. I am ready. Ayan, no? Huwag na po kayo mahiya. Of course, I know po, ready na po tayong lahat to learn dito po sa napaka- a wonderful po na ano mga speaker natin. But before that, let me just quickly introduce myself. I am Armida Abubakar po. I am an OFW working here din po dito sa Singapore. No, we are working as a payroll manager po, no. So bakit nga po naman natin sinasabi, kumbaga meron na tayong okay naman yung work natin, okay naman yung sahod natin, yung position natin, pero bakit po tayo nandito sa IM? We are doing the IM part-time po, no, after ng work. Looking forward na managampanan po yung work natin din sa IM. Bakit po? Kasi napakaganda po ng IM, like sa atin po, no? Bakit po ako nahalina, no? Nahalina dito sa company na to? It's because, of course, no, since pandemic po, alam po natin, no, we really need to take care of ourselves. Kasi nga sabi nila, health is wealth, no? So ang IM po ang nagbigay po sa akin ng daan po, no, ng bright tawag dito ng idea na talagang meron po pala napakagandang produkto para po lalo, no, matanggal yung stress ko sa work, no, at lalo po gumanda ang health ko by means of using the barley and the acai berry at lahat po ng products meron ng IN. And of course po, kasabay po, no, nakita ko rin po ng kagandahan po ng compensation plan meron ng IN, which is makikita niyo po mamaya, kaya stay tuned lang po. For sure, makikita niyo po kung ano yung magagandang part na nakita natin, no, magagandang produkto at magagandang compensation plan meron ng IM. I-share po ng ating napaka-gagaling na speakers for that. Kaya po napaka-swerte po natin. Ang mga speakers po natin, ako, talaga naman po mga million circle, club, no? And they have all the experience that they can share with us. So let me just introduce our first speaker po, no. Ayan, so we are very blessed po na meron po tayong tinatawag natin ang ating artistahing speaker for tonight. Ayan, no. So actually siya po ay may silang po mag-asawa, may 10 years ng combined experience working here in OFW as an OFW here in Singapore, pero nag-full-time po sila sa IM. Malalaman po natin bakit po nila iniwan ang corporate world nila, no, dito sa Singapore. Bakit po umuwi sila ng Pinas at nag-full-time sa IM, no? Which is, ito po napakaganda dahil gandang inspiration po para sa akin na parang kaya po pala, no? Kaya po palang i-full-time ang IM, no? Ayan, kumita, yung kitain mo sa abroad, pero pwede mo rin po palang kitain pag nag-full-time ka sa IM. Okay, so ito po, no, ito pong ating mga inspiration na to. He's also founder of Dream Team. No, sila po mag-asawa, no, sila po ang naging talagang gabay namin dito sa team namin. Kaya po lalo po kaming lumalaki po talaga, no. They are already in a 2 million circle, a millionaire maker as well. And ito pong ating speaker today is an Emerald Elite Executive, no. They are earning they have the earning capacity of 600,000 per week. And they are soon to be Diamond Elite Executive. Let's all welcome for our very own Grand Mentor, Super Sam Palomo. Mentor Sam, the floor is yours. All right. Hello po. Amazing morning, everyone. Morning. Amazing morning. Morning. You know. Amazing morning. Amazing morning, Philippines, Middle East, America, Europa. Kamusta po kayo dyan? At ang buong Asia. Lahat ng kontinente po ay binabati po natin. Ha? Hello, at
I'm very blessed. Even Kuya Anders is here. Kuya Anders is from Sweden. He's 100% Swedish, but he loves to attend the Tagalog presentation. Imagine. He loves our business. Even it's Tagalog, yes. He always listens. He always attend our Zoom. Okay, so napansin ko po, ang dami natin dito, no? Lahat ng kontinente yata meron sa atin, no? Grabe naman yan. Ang sarap naman po ng ating Monday ngayon, no? Monday is really the best day to start our long week, di ba? Mahaba po ang week kasi ang weekend, dalawang araw lang, di ba? Sabado, Linggo. Pero yung weekdays ay limang araw yan. Pero inuumpisan na kaagad natin ngayon ng pag-attend sa ganito pong webinar, no? Alam nyo ba na talaga pong halos lahat ngayon ay online na lang, no? Kaya po, buti po kayong lahat ay sumasabay, no? Tayo lahat sumasabay. Kasi nga, pag hindi tayo sumabay sa the wave of the future, no? Ay talaga mapag-iwanan tayo. So, kaya ngayon pa lang, congratulations na po sa bawat isa. Dahil kayo pong lahat ngayon ay nakakasabay, no? Nakakasabay kayo. This is the wave of the future. Ang hindi makasabay sa online marketing world ngayon, eh talaga pong mapag-iwanan. So, kaya po lahat ng nandito ngayon, can you comment, I am so blessed or I am blessed? Na talaga naman pong blessed pa rin po tayo kahit na kung manunod ka ng TV po, naku po, lalong nakakatakot kasi lalong dumadami ang mga COVID cases all around the world. So talagang pag nagbabad ka sa TV, naku po, puro negative yan. Parang ayaw mo nang mabuhay pag puro nagbabad ka sa mga balita. No? E mas mainam na hong magbabad tayo sa ganito, sa mga webinar na ganito, no? Na it gives us encouragement, empowerment na talagang sa kabila ng malaking problema ng mundo ngayon, may pag-asa pa din. Naniniwala ba kayo doon? Na may pag-asa pa rin kahit pa ito ay talagang marami ng taong hopeless talaga ngayon. Ano? So blessed pa rin ho tayo. Blessed pa rin tayo. Kasi tayo po yung naniniwala, in every problem, there's a solution. So, saan mo gustong mabahagi dyan? If you are not not part of the solution, you are part of the problem. So better, no, might as well you have to be part of the solution. So tayo po dito sa IAM Worldwide, we are part of the solution. We are a solution provider here. That's why we are sharing the hope, no? Mamaya papaliwanag ho natin kung gaano kaganda ho ang mundo po ng IAM Worldwide na natuklasan mo ngayon. Kaya po sa mga guests po natin dito, sino po ba mga guests natin dito? Kindly comment one na lang para mabilis. Comment number one. Kung kayo po yung guest, kayo po yung hindi pa part ng IAM Worldwide, naimbitahan ko kayo dito, no? Ayan, ang dami, oh, grabe. 1,000,000 ang mga guest natin dito. So, ako po yung naniniwala na kayo po ay hindi aksidenteng nakaladkad ho dito sa webinar na to. Hindi kayo kinaladkad ho dito, no? Katulad nga ho ng ating host, no, si Mentor Armida. Siya po ay, alam mo yun, sino mag-aakala na siya po ngayon ay very passionate. Isa sa mga leader po namin sa Singapore sa IAM Worldwide. Samantalang, alam mo yun, kumbaga busy sa work as payroll manager, pero all of a sudden, di ba, napunta sa ganitong business. Kasi nga, itong business na to ay talaga pong, mamaya makikita niyo po, no? This is really for everyone. Ano man ang background mo, maging sino ka man, anong pinanggalingan mo, anong natapos mo, may natapos ka ba o wala, ano yung work experience mo, business experience mo, kahit wala kang experience, kahit virgin, pwede dito. Ibig sabihin ng virgin, yung wala talagang experience, ha? Pwede po dito. Ganun kaganda ho ang ating negosyo. Ano? Kahit talagang, ayan, pinapatawa ko lang ho kayo, no? Alright, so, maraming salamat po, unang-una, no, sa lahat ng mga guests na pinaunlakan nyo ho yung nangungulit mong kaibigan. Ganyan din ho kami. Di ba? Marami ho dito. Kinulit lang din ho. Ako naman, ang kumulit sa akin yung misis ko. Kinulit ako mag-IAM. Nananahimik ako doon sa dati kong company. Kinulit ako. Sabi niya, Daddy, sa Iwatsu gusto mo, sasali ako dito sa IAM Worldwide. Alam yan, samantalang maganda na naman ang income namin doon sa dating company. Kasi, kung ikaw ba, kumbaga, kumikita ka na ng 6 figures income, passive income na namin yon sa dating company namin, kumbaga sa ano, nasa comfort zone na ako eh. Maganda na ang aking, kumbaga sa ano, sitwasyon, kumbaga ano. Pero itong misis ko, siya talaga yung nakakita nung IAM Worldwide na hindi naman ho namin pinagsisihan. Kaya ho kami nandito ngayon. Na talaga pong nakita niya yung ano ba ang mayroon sa IAM na wala sa iba. Yo, mamaya mapapakita ko sa inyo. So bago ang lahat po, kwento ko lang din po paano ako na-involve nga sa ganitong negosyo. Ayun nga po, bago po ako napunta dito ay eto, mag-share screen na nga ho ako. Dati rin po akong OFW, no?
Sino po dito yung mga OFW po dito? Pa-type na nga po dyan. That you are an OFW. Sige po. I am OFW po. Type niyo po dyan. Versus Filipino. Ano yan eh? Ang W natin yung mga winners, no? Versus Filipino winners. Huwag ho kayong pumayag na maging loser tayo, ha? Tayo mga OFW, tayo nga po ay tinatawag na mga buhay na bayani. Di ba po? So patunayan natin na tayo ay mga winners or mga champions. Ayaw natin magpatalo. Ayaw natin na tayo ay mapabilang sa iuwi sa Pilipinas ng bangkay na. Nakakalungkot, no? May mga ganun tayong istorya sa mga OFW, sad story, no? Yung uwi ng Pilipinas na luhaan, huwag tayong pumayag ng ganun, ano? So alam ko, naniniwala ko na lahat ng mga nandito ngayon na naimbitahan, ano, eh talagang mayroong magandang mangyayari, no, sa buhay bilang OFW. Kasi ako po, doon ko rin na discover yung pagninegosyo sa pag-abroad. Kasi way back 2007 po, doon po ako una nag-abroad sa Singapore, sabi nga ni Mentor Armida. Pero bago ho yun, dati po akong nagtuturo dito sa Pilipinas. Dati po akong high school teacher. Pero wala ho kasi ako nabalitaan na umasenso ng mga teacher, ano. Hindi ko alam kung kayo may nabalitaan. Kasi ako po nung time na yon, nagkukwentuhan yung mga co-teacher, sila daw po ay mga taga-London. Sabi ko, ma'am, sir, anong sinasabi yung taga-London tayo kayo? Ay, taga-Mindoro tayo, ha? Kami po ay taga-Mindoro, ano? Mga tinatawag na mga mangyan. Wala ho kaming buntot. Ang mga lalaki po ay may buntot, pero nasa harapan, ano ho? Wala sa likod. So, wala pong buntot ang mga mangyan, ha? Napagkakamalan lang. So, yun po yun, ano? Sabi ko sa sarili ko, yung kanilang tinutukoy na sila daw ay taga-London, yun pala, baon sila sa loan. May loan dito, may loan doon. Ayun, yun pala yung... Doon ko po unang narinig yung salitang London. So sabi ko sa sarili ko, mukhang ayaw ko yata yung sinasabi nilang taga-London sila. Na baka sa kanilang itsura na talaga pong, alam mo yun, punong-puno ng stress. Na talaga pong yung 50 years old pa lang pero mukha ng 60. Ano yung mga ganon? 40 pa lang pero mukha ng 50. Kasi nga, yung sobrang yung stress ng trabaho, ganyan, ano ho. So kaya sabi ko sa sarili ko, alam ko na ang future ko kasi during that time, 21 years old lang ho ako eh. Wala naman ho siguro sa itsura ngayon, pero ngayon kasi 19 years old lang ho ako ngayon. Bumalik ko. Bumalik yung edad eh. 19, dihan nyo na ho yun, ha? 19 years old lang ngayon. Anyway, sa 21 years old ako nagturo ako. Tapos yun ko po unang nakita nga na sabi ko, dun ko unang nalaman na pwede palang malaman yung future mo, no? By knowing those people at the present. So yung mga co-teachers ko during that time, kapag ka tinuloy ko yung aking trabaho bilang teacher, eh yung kanilang present, yun ang future ko. Kaya nag-iba po ako ng linya. Ako po yung naniniwala na pwede pong baguhin ang linya. Ano ho? Wala naman ho kayong nabalitaan na may pinanganak, may linya na kaagad. Grabe, nung pinanganak, doktor na kaagad dyan, nurse na kaagad dyan, teacher na kaagad dyan, engineer na kaagad dyan. Wala naman ho sigurong ganon. Ibig sabihin lang ho, lahat ng alam mo ngayon, lahat ng yan ay natutunan mo. Kahit yung pagsasalita mo, bakit Bisaya ka? Bakit Ilocana ka? Bakit Tagalog ka? Bakit, alam mo yun? Bakit English yung salita mo, etc. Bakit Chinese? Bakit Japanese? Bakit? Eh lahat ng yan natutunan mo po. Di ba po? Sa madaling sabi, eh ganun din ho sa pag-asenso. Ano? Pwedeng matutunan. Paano ba umasenso? No? So kaya po, nag-iba talaga po ng linya. No? Ang advice sa akin, no? Sam, lumuwas ka Manila, makipagsapalaran ka, maghanap ka ng magandang company, ganyan. So awa ng Diyos, ako po yung naghanap nga ng malaking company, magandang company daw. Napunta po ako sa SM. Napunta po sa SM North Edsa, naging store manager po ako doon. So maganda ng posisyon ko, store manager. Pinadala pa ako sa Pampanga, naging ano po ako, area manager. Ang sarap pakinggan, di ba? Manager. Pero totoo po yung sabi nila, manager na walang money. May dating pero walang datong. Naku po, di ba? Ang sarap lang pakinggan ng manager. Ano? Kaya nag-abroad ho ako ng 2007. Ang trabaho ko po sa Singapore ay ganun din po. Nasa retail din ho ako. Retail manager din ho ako. Yan ho yan, no? Ayan, yan po yung trabaho ko dati na kami po ay nasa mall. Na kumbaga, andun yung siyempre, alam niya, kung mahirap magtrabaho sa Pilipinas, dihamak na mas mahirap din mang ibang bansa magtrabaho, no? Kasi nga siyempre, ibang lahi yung pakikisamahan mo dun, eh. Alright? So kaya po, ako po, ang hilig ko talagang magkaroon ng ibang extra income, no? O rumakit, kumbaga, no? Raketista ho ako bukod sa pagiging artista, ha? Raketista ho ako. So ang isang racket ko po, ako po ay Roma Rampa. Nagtuturo ho ako ng ballroom dancing, yan. Sa mga thunders. Pwede rin naman sa mga bata kasi nagtuturo din ako ng ballroom dancing sa mga bata, eh. Pero mostly talaga mga thunders, eh. Ano po ba yung mga thunders? Yun po yung mga masisiglang kabataan.
na ang edad po nila ay nasa 50 pataas. So, ayan, one of my clients here, siya po yung nag-introduce sa akin sa gantong negosyo. Sabi niya, Sam, di ba mahilig ka sa mga extra income, part-time, ganyan? Yes, tita. O sige, punta ka sa office ng friend ko. Matutulungan ka niya. Ang ganda ng invitation sa akin. E di pagpunta ko po sa office ng friend niya, wala akong kaalam-alam, networking pala. Ako po yung taong pag sinabi mong networking, ayaw na kitang pakinggan. Ako po ay number one negative sa networking kasi yung ate ko nag-networking, hindi naman umasenso. Yung mga kamag-anak ko ho na nag-networking, wala akong nabalitaan na umasenso sa kanila. So, madaling sabi, para sa akin, hindi ko susubukan yun. Wala nga akong nakitang umasenso sa kanila. Diba po? So, yun nga lang, eto pong nag-invite sa akin mismo, siya yung talagang well-off, siya yung asinsado. Bukod sa may sarili siyang negosyo sa Singapore, nagne-networking pa siya. So tuloy, na-open yung mind ko na, ano bang mayroon dyan? So yun, alam niyo ba, ang utak natin, para po yung payong. Ang payong po, pag pinuksan, magagamit, hindi, magagamit. Pero pag nakasara yung payong mo, iyan po ay hindi mo magagamit. Tama mo ba? So ganoon lang din po yung utak natin. Ang utak natin, pag hindi mo binuksan yan, sa mga opportunity, ay walang kwenta yan. Pwede mo nang ibenta sa sulit.com. Diba? Slightly used. Mahal yan ibenta doon. So, ibig sabihin, yung ating pong utak dapat open. Open-minded ka ba? Kaya inaasar tayo ng ibang tao eh. Oh, nakakalungkot lang. Pero they do not know what they're talking about. Diba? Nangaasar lang sila sa mga nagninegosyo ng network marketing na sasabihin, open-minded ka ba? That is very, very true question. Kasi if you are not open-minded, anong papasok sa utak mo? Diba? Kumbaga, nasa mindset natin ang dahilan kung tayo ay umaasenso ba tayo o patuloy tayo naghihirap. Nasa mindset natin yan. So, ibig sabihin, kung ikaw ay close-minded, sa madaling sabi, yan ang dahilan kung bakit hindi ka umaasenso. Kasi ako po'y naniniwala, ang mga taong umaasenso ay open yung isip nila sa mga opportunity, sa mga chances pa na lumago ang kanilang kabuhayan. Ano ho? Hindi yung lagi nakasarado utak. Ano? So kaya naman ho, nung na-inlove ako sa ganitong negosyo, grabe po. Sabi ko, ang sarap pala, ang ganda pala ng negosyo na to. Ang nakita ko sa negosyo na to yung bright side. Kasi dati ang nakita ko yung negative side, yung dark side kumbaga. Ang nakita ko puro pangit. Ngayon, nung nakita ko yung maganda, sabi ko, grabe, ang ganda pala ng ganitong negosyo. Kaya po, ito yung time na total kami naman ho ay maganda ng income namin sa negosyo. Kami mag-asawa po, siya po ay McDonald's manager. Sa Pilipinas kasi McDo 'yan, 'di ba? Sa Singapore McDo 'yan. Medyo slang. All right? So 'yan po yung time na amin pong na-realize na may kita nga kaming maganda, may pera nga kaming maganda, maganda sahod namin bilang mga manager, wala nga lang kaming oras sa aming anak. Okay? Yung anak namin lumalaki nang yung loob niya lumalayo naman sa amin bilang magulang. Na umiiyak sa gabi, pumupunta sa lola, hindi pumupunta sa magulang, 'di ba? Ay, ganoon, wag na tayong magkaiyakan, pero totoo talaga 'yan, no? So kaya po sabi namin mag-asawa, okay, wag na nating hintayin na magpasko, unang Pasko ng anak natin, hindi natin siya makasama. Unang birthday ng anak natin, hindi natin siya makasama. So kaya po, November of 2014 pa lang, nag-resign na ho yung wife ko at kami po ay nag-full-time na. And then, bago siya mag-birthday ng February 2015, kasi nga November 2014, nag-resign na po, no? Nag-full-time na kami. Awa ng Diyos po ay, yun na, since then, until now, wala ho kaming trabaho. Kami po ay maaga nagretiro sa aming pagtatrabaho. Pero awa ng Diyos, hindi po namin pinagsisiya, no? Sabi nga ho natin dito, if you don't control your time and income, then you're not in control of your life, no? Kasi naranasan ho namin to. Ako personally, no? Kasi ang trabaho ko nasa mall, di ba? Ang mall po, especially pag December, bawal kami mag-leave. Kahit Pasko, may pasok kami. Okay? So doon ko na-realize na, parang hindi ko kontrolado buhay ko kasi nakatali talaga sa trabaho eh. Ultimo birthday ko, December 17 kasi birthday ko, December yon, bawal kong i-leave yun. Diba? Tapos yung Pasko mismo, may pasok pa kami. Alam mo yung ganon? Tapos yung bang hindi ka masusunod sa gusto mo. Alam mo yung ganon? Kasi kailangan lagi ng approval ng superior mo. Diba po? Ganon din naman sa income. Boss, ang sipag ko naman, doble mo naman sahod ko. Hindi pwedeng ganon. Boss, ang galing ko naman. Kumain nga ako ng apoy, boss eh. Nagsayaw ako sa baga. Alam mo yun? Yung kahit pa nag-circus ka na dyan, hindi naman dodoblein ng boss mo sahod mo eh. Diba? Kahit siguro anong sip-sip mo dyan. O, naranasan ko nga dati. Yung isa sa mga employer ko sa Singapore, siya, matandang dalaga ho siya. Wala pa po akong asawa noon. Siguro napugian talaga sa akin. Parang type na type ho ako. Pero,
yung feeling mo na secured ka sa trabaho, okay? Eh hindi pala talaga, no, there's no such thing as job security. Bakit ka mo? Kasi nagkaroon ng recession sa company namin noon, nagtanggalan po ng mga foreign workers, eh syempre foreigner ako, eh di isa ako sa nawala ng trabaho. Ang na-retain lang lahat yung mga local nilang mga empleyado. Eh kahit na I'm very close to my boss, kasi feeling ko talaga very close talaga kami, alam mo ganun. Pero yun nga, kailangan magtanggal eh. Eh di babay na, di ba? Sam, I'm very sorry but I really like you. But sorry, I very, alam mo ganun? Kahit pa sabihin niya, I really like you. Kahit ano pang sabihin niya, talagang kailangan kang babay, di ba? Because at the end of the day, you are not the boss. He or she is the boss, di ba? So kaya po, doon namin na-realize talaga na mas masarap pala na yung ikaw ay nagtatrabaho na sa'yo yung full control. Yan po ang masarap sa negosyo. Sa negosyo yung trinatrabaho mo, ikaw ay may control sa oras mo, ikaw may control sa income mo. Yun ang masarap. Wala ka pang boss. Hindi ko lang alam sa inyo, baka kasi ikaw po nag-i-enjoy ka na may boss kayo. Walang problema. Pero tandaan nyo po ito, there's no such thing as job security. Bakit ka mo? Tinan nyo po, noong nag-pandemic, kahit matataas na ang posisyon sa trabaho, nagtanggalan ng mga empleyado. Napakaraming, hindi lang Pilipino, kahit ibang lahi po, nagtanggalan. Grabe, di ba? Million-milyong tao ang nawalan trabaho. Di ba? So walang job security. Ha? Okay, so ang awa ng Diyos po, ang negosyong ito ay nagbigay sa amin ng tinatawag nating amazing life, wherein we have the time freedom. Ano ba yung time freedom? Ikaw na may control sa oras mo. Paano ba yun? Ito yung gusto mo matulog, matulog ka. Gusto mo magising, magising ka. Bakit po? Naranasan ko nga kasi dati, hindi pa ako inaantok, pinapatulog ko na ang sarili ko. Bakit ka mo? Kasi may pasok kinabukasan. Ang malupit na to, ang sarap-sarap ng tulog mo, ayaw mo pang magising, pero kailangan mo ng gisingin sarili mo. Nag-a-alarm clock ka, gising na ang buong kapitbahay mo sa alarm clock mo, ha? Yeah, sinasampal-sampal ko na ang sarili ko, oy, magising ka na, may pasok. Eh, ang sarap pa ng tulog mo, di ba? Eh, ganun talaga eh. Trabaho eh, di ba? No? Oh, masarap pala na ikaw na yung may full control sa oras mo. Yan po yung masarap sa ganito negosyo, no? Financial freedom, ano naman ho yan? Ito po yung ikaw naman ang masusunod at hindi yung budget mo. Pumunta ka sa magandang shopping mall. Wow! Ganda! Punta ka sa isang boutique. Nakita mo may window display. Ang ganda naman ang dress na yan. Pumasok ka ngayon. Wow! Nagsukat-sukat ka ngayon. Nagpicture-picture ka pa. Diba? Feel na feel mo talaga yung dress na yan. Ang ganda-ganda. Diba? Ngayon, decided ka nang bilhin yung dress na yan. Decided ka na. May hinahanap ka sa magandang dress. Ano kaya yon? Ano kaya ang hinahanap mo sa magandang dress? Pwede po kayo mag-type. Ang dami na pala ditong chat. Diba? Anong hinahanap mo dun sa magandang dress? Yung tag price niya. Yung price tag niya. Diba? Nung nakita mo 10,000, ano sasabi mo sarili mo? Napalunok ka. 10,000? Akala ko 1,000 lang. Diba? Biglang nagbago ang mood mo. Sabi mo next time, miss, hintay na lang ako ng sale. Magsisale din naman yan. Diba? Nung nag-sale na, wala ka ng size. Diba? So ano ang nasunod doon? Yung budget mo, hindi ikaw. Ang tawag doon, wala kang financial freedom. Kasi ang nasunod, hindi naman ikaw. Ang nasunod doon, yung pera. Diba? Sabi nga, dapat ang pera maging slave mo, hindi maging master. Ang maganda sa pera, gawin mong alipin. Wag hindi yung tayo yung alipin sa pera. Diba po? Alright, sa ganitong business po, magkakaroon ka ng financial freedom. Bakit? Kasi unlimited ang pwede mong kitain. Okay? Health freedom. Yan ang gustong-gusto ko dito. Bakit? Kasi number one produkto natin, maging malusog ang mga tao. Di ba? Gawin nating maging malusog ang mga tao. Health advocacy ang mayroon sa atin dito. So, ibig sabihin, napakasarap ng ganong negosyo. Di ba? Yung bang, sa halip na, kasi maraming tao, ito marami kaming kakilala po, no? Ang lakas kumita. Dumadami din yung sakit. Dumadaming pera, dumadaming sakit. Kasi alam mo yon, sa corporate world kasi, sa pagtaas ng position mo, pagtaas din ng stress level mo, alam niyo po ba, dahil sa stress na yan, yan ang number one dahilan bakit nagkakasakit ang tao. Eh di wala din, di ba? O nakakaipon ka ng pera, lumalaki yung sahod mo, lumalaki yung income mo, lumalaki din naman yung mga sakit mo. Di ba? Sumasabay, di ba? So napakasarap po, kaya congratulations kayo pong lahat ay nandito. Dahil po, this is really the perfect opportunity for every one of us. Bakit? It can give you the time, it can give you the financial freedom, and also the health freedom. That's amazing, right? So,
Ito po yung nangyari sa amin dito. Awa po ng Diyos. Yan, naging part po kami ng Millionaire Circle. Nakapag-travel, nakaranas din po kami ng travel incentive ng company. Naging Emerald po kami sa company. Naging kasama din po kami sa top. At sa buong Eagles Alliance po na team namin, naging top 1 po kami. At nagkaroon po kami ng Dream Team Worldwide Family na ito po ang maganda sa negosyo na to. No? Hindi lang po ikaw ang aasenso dito. Lahat ng makakasama mo dito, lahat sila may chance din na kumita na kagaya mo. Hindi katulad nga sa corporate world, kung sino lang yung boss, yun lang kumikita na malaki. Yung mga nasa baba, walang chance. Dito hindi eh. Dito ang sarap. Lahat may chance. Ano po? Alright? Kaya po, welcome sa I Am Worldwide, the home of hope, which stands for the health, opportunity, prosperity for everyone. Alright? So, ito nga po yung nakapag-open ng mind ko sa gantong negosyo. No? Sabi kasi ni Robert Kiyosaki, there are only 4 types of people who are making money in the whole world, and you have to know kung nasaan ka dito. Kasi kapag hindi mo alam kung nasaan ka dito, yari ka. Dapat magising po tayo sa katotohanan. Bakit ka mo? Kita nyo po ha. Letter E, letter S, letter B, letter I. Kilalanin natin sila. Alright? Si letter E, empleyado, working for your boss, working for the company. You are trading your time into money. Kaya nga po, no work, no pay. Tama? Ang self-employed, pares lang nilang employed dyan. Bakit? Self-employed, in-employed mo yung self mo. Wala kang ang boss, yes, pero empleyado ka pa din. Bakit? Hindi ka pwedeng magpabanjing-banjing dyan. O kaya naman, hindi ka pwedeng mawala sa sirkulasyon. Mawawala yung negosyo mo. Mamamatay ang negosyo mo pag ikaw mismo nawala. Di ba? So sa madaling sabi, walang leverage po itong nasa left side of the quadrant, yung E at S. Alright? At 95% of the world's population na pabilang dito. At sabi po ni Robert Kiyosaki, ultimo po, yung mga highly professional individuals like yung mga doctors, mga attorneys, yan. Kahit artista po, napabilang sa letter S. Kaya pansin niyo, bakit may mga artista nagne-networking ngayon? Eh kasi siyempre, alam nila, pag wala ka ng, hindi ka na sikat, di ba? Wala ka ng mga movie, teleserye, etc. Eh wala na, babay na sa malaking income mo. Tama? So, ang maganda pala po, mapunta tayo sa right side of the quadrant, yung letter B at letter I. Ito po yung mga big-time business owners at mga investor. Ngayon, ano po ba ang difference ng small-time business sa big-time business? Ang big-time business, oh, sabi po ng Forbes magazine, at least meron ka daw 500 tao pataas. Okay? So meaning, nag-negosyo ka, ang tao mo, 10, 20, 30, or even 100. Hindi pa daw po yan big-time. Ang big-time daw, oh, 500 people and above. Good news po, kaya po si Mr. Robert Kiyosaki mismo ang nagpo-promote din po ng network marketing business. Bakit ka mo? Kasi ito po yung negosyo na big time, pero it doesn't require big time capital. Kasi ang alam natin, gusto natin ng big time na negosyo, ay big time capital yan. Katulad ng mga Jollibee, McDonald's, mga ganyan. No? Pero ang nakakatuwa ko sa ganitong negosyo, ipapakita ko sa inyo, negosyong napakalaking potential earnings, as in millions of earnings, no? Pero hindi mo kailang maglabas ng milyon para kumita ng milyon, di ba? Mamaya makikita nyo, no? And then, of course, syempre, pag marami ka ng pera, magiging investor ka na rin, no? So kaya po, ang sarap kung ikaw po ay makakaranas ng ikaw yung nasa right side. At sabi po dito, only 5% of the world's population na napabilang ho dito. Kaya po, congratulations. Dahil pag ikaw ay sumali sa I Am Worldwide Business, makakasama ka po sa 5% na ikaw ay isang big time na negosyante, okay? Ngayon, ito po, sabi nga ni Hart Evangelista, no? Success is having the right partner. Okay? Naniniwala ho tayo diyan na success is having the right partner. Bakit ka mo? Kasi marami sa ating mga kababayan, no? Napakagagaling, napakasisipag, napakatsatsaga. Okay? Katulad siyempre natin mga OFW. Ang tanong ganito, bakit majority pa rin ng mga kababayan nating Pilipino ay mahihirap? Bakit ka mo? Eh kasi nga, ayun, no? Success is having the right partner, eh. Paano 'yon? Ano 'yon? Anong significance 'to? Ganito siya kasimple, oh. Ikaw halimbawa ay nasa kung ikaw ay nasa Cubao, si Miss Vina. Halimbawa si Miss Vina po, nasa Cubao ka. Eh plano mo pala, gustong-gusto mo makarating ng Baguio. Lord, papuntahin mo ng Baguio, Lord. 'Di ba? Pangarap mo pala makapunta ng Baguio, hindi ka pa nakakapunta ng Baguio sa tanang buhay mo. Okay, so nasa Cubao ka ngayon, sumasakay ka sa bus. Biyahe naman ng Batangas. Sa tingin mo, saan ka makarating? Paki-comment po ang sagot. Pag nag-comment po kayo, dire-diretso po ang biyahe natin. Yes, yan. Batangas po. Ngayon, ganito. Halimbawa na lang, ikaw yung, sabi natin, pinakamabait kang tao, pinakamasipag kang tao, pinakamatsaga kang tao, pinakamatulungin kang tao, pinakamadasalin kang tao, nasa iyo na ang lahat. Ngayon, nagpe-pray ka. Nagpatulong ka pa, tinawag mo mga kapatiran mo. Mga brother, mga sister, tulungan nyo ako. Pag-pray over nyo ako, mga kapatid.
Gusto ko makapunta ng Baguio. Pangarap ko talaga matungtungan ang Baguio na yan. Maamoy ang siboy ng hangin sa Baguio na yan. Di ba? Ngayon, pinag-pre-over ka ba? Pero ikaw, ang bus na sinasakyan mo, papunta pa rin ng Batangas. Sa tingin mo, saan ka makakarating? Ano po ang sagot? Sige po, sumagot. Pag mabilis magsagot, mabilis aandar ang bus. Sige po. Ayan. Batangas pa rin, di ba? Nandito pala si Idol Marlon Santos. Oh, grabe. Ayan si Idol. Ayan. Ayan, oh. Lalo tuloy akong ginaganahan eh. Nandito yung Idol namin. Oh. So, imagine mo, Batangas makakarating. Samantalang, saan niya gustong pumunta? Di ba? Sa Baguio niya gustong pumunta? Grabe, di ba? Sa madaling sabi, ganito po kasimple yan. Kung ikaw pa ang pinakamagaling, pinakamabuting tao, pinakamatulungin, pinakamadasalin, pinakamasipag, nasa iyo na ang lahat. Pero wala kang right partner para umasenso ka. Hindi ka asenso. Tama o tama? Walang ibang choice kasi tama o tama lang. Di ba? So, madaling sabi, kaya pala ganun ang sitwasyon natin mga Pilipino. Marami sa atin, masisipag naman, matsatsaga naman, madadasalin naman tayo mga Pilipino. Di ba? Magagaling naman tayo mga Pilipino. Pero bakit majority ng Pilipino mahirap pa din? E yan nga, oh, sabi ni Hearty Mangilista, success is having the right partner. Hindi mo pa kasi nakikita ang right partner mo. Yung right opportunity, kung tawagin. Oh, good news, I am worldwide. Ang dami na pong pinayaman, ha? At isa ka na doon. kaya congratulations, isa ka na doon, ha? Ito po yung mga kapartner pa ho natin dito. Christian Hermosa Soto, Terence Romeo, Jesse Mendiola, Piolo Pascual, Hardy Evangelista, Senator Manny, oh, kita mo na, pati si Senator nandito. Isko Moreno, oh, si Idol Rafi Tulfo nandito po. Miss Liza Soberano, Bob and Clint Buffett. Imagine mo yan. Yan ang mga kapartner mo sa pag-asenso, di ba? Oh, siyempre naman, sabi nga natin eh, kapag ka po gusto mo daw yumaman at umasenso po talaga, sino dapat kapartner mo? Eh siyempre yung mga mayaman at mga successful. Di ba? Doon tayo makikinig. Ano ho? Kaya wag ho kayong makinig sa mga nasa paligid ninyo na magsasabing hindi maganda ha. Alright? So si company po natin ay proven and tested na po yung talagang track record ng company. Sobrang dami po nating awards. Hindi natin isa-isa yan. Dami po yan. At super brand po yung mga product natin. Ibig sabihin, high quality po mga products po natin. At dahil nga po yan sa ating mga sobrang generous po ng mga may-ari po, si Press Allen Mervyn Eder at si Vice President Ike Lorinoy, na sila po yung combined experience po nila dito, nasa 20 years po, na talagang they're expert po sa ganitong negosyo. Ang maganda ho na to, dahil nga sa sobrang love na love po nila, yung ganitong business na nakakapagpabago ng buhay ng tao, nag-develop nga po sila ng I Am Worldwide, wherein nandito po ang may pinakamagandang compensation plan or marketing plan in the industry of network marketing sa buong mundo. We are very proud to say that. Kasi nga po, mamaya makikita nyo kung gaano kalupit po ang ating marketing plan. No? So kaya po nagkapag-create po ng history ang I Am Worldwide na first anniversary pa lang na puno na kagad Mowa Arena. Second anniversary sa Araneta Coliseum. Grabe, no? At third anniversary, dahil nga po may pandemic na, okay, hindi mapipigilan ng anniversary ng I Am, napunta naman ng Itbulaga. Grabe, no? Live on TV yan. So ito naman po yung mga 2 years, nung 2 years pa lang, ngayon po ay 4 years na this year, no? Pero yung first 2 years ng company, ito kaagad yung malulupit na result na resulta ng I Am Worldwide. Mayroon po dito nagkaroon ng Ferrari, si Mentor Precious Grace Capilli. Nagkaroon ka na ng Ferrari, meron ka pang 12 million cash, nakapag-travel ka pa sa iba't ibang bansa ng libre. At lahat na nakikita nyo po na yan, incentive po ng company yan. Imagine mo, no? Incentive lang po. Sa madaling sabi, libre, ha? Ayan, ito pa, hindi lang isa, dalawa. Oh, naka-Ferrari din po, grabe naman yan. No? At yan, totoong tao ho yan, nahahawakan ho yan, humihinga ho yan. Ha? Hindi po yan nasa picture lang. Ha? Lahat po nang yan, ako po, nakakasama din ho namin yan. Imagine mo, naka-Ferrari, naka-12 million cash. 2 years lang ho, sa first 2 years. Ho? Ito pa, oh, most inspiring story, grabe. Oh. 2 years result, grabe yan. Oh. Naka-Corvette, grabe, di ba? Mga girl power to. Oh, ito naman. Esa, matanda na ako. Pwede pa ba ako dyan? Oh, ito po. Good news, oh. 6 million circle po nung 2 years. Nagkaroon ng Explorer. Grabe, di ba? At siya po ay turning 70 years old this year. Si Tita Cecil Razon. Di ba? So, ibig sabihin, kaya nga po for everyone yung negosyo. Kasi kahit sino pwede, no? At marami pang iba. Yun lang po. Mga example lang po natin yung mga diamonds natin ng company, no? So, usapang health na po tayo. Oh, naniniwala ho ba kayo na talagang health is wealth? Patype nga po ng number 1 dyan. Sige po. At ito ho yung ating pong mga dahilan, no? Bakit ba nagkakasakit ang tao? Yan nga, number 1 diyan, stress, unhealthy food, wala nang exercise, may pollution, excessive drinking, smoking. Yan ho ang mga bagay na nakapekto. Hindi lamang ho yan, marami pang iba pero ito po yung pangunahin, ano? At hindi mo ho kayang iwasan yan. Sige, subukan mong iwasan yung hangin. Mag-oxygen ka pwede, ha? Magdala ka ng sarili mong oxygen, iwasan mo yung maduming hangin. Pwede naman. 'Di ba?
Sir MJ, ito ay hindi mo na maiwasan. So anong kailangan natin gawin? Ay di pa palakasin natin yung katawan natin para malabanan naman yung masamang epekto ng mga yan. Ano? Sabi nga ho dito, so many people spend their health gaining wealth and then have to spend their wealth to regain their health. Totoo naman ho. Trabaho, nakaipon ng pera. Yung pera na ipon, actually kulang pa yan pang paggamot. Diba? Nakakalungkot lang. At ito, nakakatakot dito. Tiyan mo. One person die of stroke every 9 minutes. 276 Filipinos die of heart disease every day. 9 people are diagnosed with cancer every hour. 61 people die of diabetes every day. And 5 people die of respiratory disease every hour. Kaya po ngayon pa lang, galaw. Bakit? Every 9 minutes, oh, may mamamatay. Kaya wag na wag kang mawala sa Zoom ngayon, ha? Alam na namin na mangyari. Wag naman sana, ha? Oh, one person die of 9 minutes lang, may mamatay na kagad sa stroke. Grabe naman yan, ha? Oh, yan po ay according sa Department of Health, World Health Organization, okay? Oh, at ito naman ho ang maganda nito. Lahat po ng yon kayang labanan natin. Preventable lahat po na yan. Ito, sabi dito, ang problema nga lang, ho, the food that we eat nowadays is not enough to supply the needs of our body. Kasi sa totoo lang, yung body ho natin can protect and heal itself. Kaya po pala, ito ho ay hindi gamot. Ano ho? Hindi po ito gamot. Disclaimer ho natin, ha? Pero ang malupit ho na to, mas mabisa pa po ito sa gamot. Bakit? Ang gamot kasi may side effect. Okay, ginagamot ka pero may tinatamaan siyang mga organs mo. Kaya po isa sa reason bakit namamatay ang pasyente dahil din sa gamot na ininom niya. Ha? Ito po, hindi man siya gamot, pero yung katawan mo, tutulungan, kasi nga ang katawan na ho natin, perfect creation tayo ng Diyos eh. Yung katawan natin, may sariling doktor sa loob niya, mga antibodies. Ito yung immune system natin. Na pag pinalakas mo siya, kaya niyang mag-self-healing na tinatawag. So sa madaling sabi, pag uminom ka ngayon ng ating food supplement, ng ating amazing barley, lumalakas ngayon ang iyong resistensya, lumalakas ang immune system mo. Dahil po doon, kung ano man po yung nagiging abnormalities ng katawan mo, tumataas ang blood sugar mo, may cholesterol ka, tumataas, alam mo yun, lahat ng tumataas sa iyo, uric acid, lahat na, nag-abnormal yung ano mo, di ba? Lahat po nang yan, kaya nang matulungan na mag-normal. Bakit ka mo? Eh kasi nga po, napupunan ng food supplement yung kulang sa katawan mo, ha? Yun po ang nangyari noon. Kaya po ito naman, may scientific study naman ho ang ating barley, no? Sabi nga po ni Dr. Hagiwara, isa po siyang pharmacology scientist at doctor, no? Sabi niya, barley is recognized by science as the most nutritious of all plant foods containing a broad spectrum of essential vitamins, minerals, amino acids, enzymes, plus chlorophyll, phytonutrients, and phytochemicals that our bodies require for the proper functioning of organs and immune system. Ibig sabihin po, ang barley, nasa kanya na lahat ng kailangan ng katawan natin para maging normal ang katawan natin. Alright? Ganun lang siya kasimple. To be exact, 6-8-in-1 po siya, ha? Ganon kalupit po ang ating amazing barley. Alright? So, hindi pa po pinapanganak at hindi pa ginagawa yung tatay-nanay natin, ng mga lolo't lola natin, hindi pa nabubuo sila. Wala pa sila sa plano, may barley na. Nung unang panahon ho, nasa Bible yan, nasa Old Testament pa yan, may barley na ho. Ayan ho, sabi nga sa Deuteronomy 8:7-9, for the Lord God is bringing you into a good land, a land full of wheat and barley, milk and honey in which you will lack nothing. O imagine mo, kasama sa Himala ng Diyos ang barley. Tinan mo, feeding of the 5,000 people with 2 fish and 5 barley loaves. Ganun kalupit po ang barley natin. Noong unang panahon, barley na pala talaga. Kaya pansin mo, noong unang panahon po, ang buhay ng tao, pahabaan, 100 years pataas, normal. Eh ngayon ho, di ba, ang mortality rate natin ngayon, 60 to 70 na lang eh. Maswerte ka pa nga, pag nakatungtong ka ng 60 ngayon eh. Bakit? Maraming ka sa atin, 20 plus pa lang, wala na. Na-stroke na. At malapit sa atin ngayon, mga kabataan ngayon, na teenager pa lang, diabetes na ang sakit. Teenager pa lang, may stroke na. Teenager pa lang, grabe, may gout na. Ah, totoo po yan. Grabe, di ba? Eh, wala nang sinisino mga sakit ngayon, ha? Oh, bukod pa sa COVID-19, syempre yan, ha? Oh, ang health benefits po ng barley natin, yun, immune system, of course, number one. Yung i-detox niya tayo, tanggalin niya lahat ng toxin sa body natin. Kasi marumi po ang katawan natin, no? Kain ka ng kain, hindi mo alam ano ba ang tamang pag-detox ng katawan. Oh, meron ba dito na dumudumi ng once a day? Sino po dito yung dumudumi ng once a day or once in 2 days or once a week? Or meron po ba ditong every birthday lang na dumi? Salamat Lord, birthday ko naman, madudumi na naman ako. Every birthday lang na dumi, ha? Nako po, alam nyo ba, isa sa dahilan bakit di nagkakasakit tayo kasi nga hindi tayo properly nadidetox. Okay? Ito pong barley po na to, nako po, i-detox ka po naturally kasi po ang tamang pagdumi natin 2 to 3 times a day. Ha? Yun po ang tamang pagdumi. Hindi po yan tinatago. Huwag kang matuwa na hindi ka nadumi, ha? Ha? Yun po yan. Ang maganda po sa barley po natin, i-detox ka talaga niya, ha?
alkaline. Ibig sabihin, yung katawan po natin, kasi pa nagiging acidic yung katawan natin, ang mangyayari po, prone ka sa mga sakit. Wini-welcome mo yung mga sakit pag acidic yung body mo. So, ang gagawin ni barley po, i-alkaline niya po yung body natin. Inonormalize niya yung acidity level ng body natin. Ha? Nakakatulong din po ito sa weight loss. Okay? At ito po ang living proof natin, no? Si Ms. Maritone Fernandez. Sabi nga niya dito, na-diagnose siya ng breast cancer way back 2001 pa yun. Ang tagal na, di ba? Pero ang maganda ho, no, na-discover nga po niya yung barley, na ang pinakamagandang barley sa buong mundo ay nasa Australia. No? Tapos ito po, nung ininom niya talaga ngayon, 20 plus years na po siyang cancer-free. Because of wala siyang ibang ininom, kundi barley lamang ho. Okay? Si Ms. Maritone Fernandez. So saan nga ba galing ang ating amazing barley po? Ito po, panoorin ho natin to. I am Maritone Fernandez and we are in the middle of a barley field here in Swan Hill, Australia. We are giving you the world's best. And this is why I've come all the way to Australia, to show that this is where it comes from. You can't get any better than this. It's more than I ever imagined it would be. It's cold. Well, we think we have the best barley in the world because of our clean irrigation water. Water comes from Murray River, which is a freshwater river. All our drinking water comes from Murray River too. One of three factors also is this organic property was a dairy farm before we started growing our certified crops here. So it's full of nutrients. And also the climate is perfect for growing winter cereals. Clean, green, certified organic. When you get to the processing plant itself, the barley smell is so intoxicating. It smells so clean and so fresh. And you can really tell that it just got harvested. And if anything, it feels so healthy. It smells healthy. It takes up to 3 years to have the farm certified organic. That's going away from conventional farming practices that require nasty herbicides and pesticides. We're certified with NASA, which is one of the Australian certifications for organic. It's quite an intense process. A lot of people say that they have organic products, but actually what they don't understand is how stringent the tests are. They get spot checked. So at any given time, NASA can come over here and pick up barley from their fields, and if they don't pass, their license gets taken away, which means no pesticides, no chemicals, none of that stuff goes into this land. From the time it's grown, all the way up until packing the barley powder and shipping it to us in the Philippines, no chemicals ever touches it. NutriGreen Australia is actually the only organic barley farm in the whole of Australia. And I am truly proud to say that we are now the sole distributor in the Philippines for NutriGreen barley. IM Worldwide gets its barley grass powders from Herbal, which sources them from us at NutriGreen. So you're guaranteed the best barley grass powders in the world. Alright guys, no? So nakita nyo po, saan galing ating amazing barley po? Doon po sa Swan Hill, Australia po. Imagine nyo po, hindi po to galing kung saan-saan tabi lang ha. Galing po ng Swan Hill, Australia. Ang pinaka malupit, pinaka highest quality ng barley po. No? Yan po si Ms. Maritone, no? Na nakakasama natin sa mga event po natin. No? Talagang makikita mo sa itsura niya na parang hindi naman siya nagka-cancer. No? Ganun katindi po talaga ang barley po natin. So, ayan, at sabi nga po ni Mentor Marlon, pa-shoutout kay JJ from USA. Wow. Ayan, oh, ang lupit po na to, ha. Si idol pa namin ang inyo pong nag-invite po sa inyo, si Mentor Marlon Santos, no? Isa po sa mga iniidolo po namin yan sa IAM Worldwide, no? The youngest millionaire maker. Grabe, no? Ayan, so yan po si Ms. Maritone Fernandez, all right? So, ito naman ho, yung aming tinatawag na Miss Barley Queen ng Canada. Siya po ay family friend ho namin na na-diagnose po siya ng stage 4 naman yung kanyang cancer. So dahil nga po stage 4 na, medyo talagang terminal na po yung stage noon. So tinanong niya ho yung kanyang oncologist kung pwede niyang inumin yung amazing barley. Di ba? Kasi nga stage 4 na eh. Awa ho ng Diyos, inaprubahan. Imagine mo, one of the biggest hospitals in Canada
ay nag-approve na, all right, you can take it because it's just organic juice drink. Galing, no? So, yun. Yan po, awa ng Diyos. Si mentor Genevieve Capulso, si Ate Avi po, siya po ay amin pong, siya po ay isa sa mga top leader ho namin sa Canada ngayon. O, di ba? Yung amin pong Barley Queen. Ay, nandito rin po yan sa call. Siya po ang nag-opening prayer kanina. O, di ba? Siya po yun. All right? So, ito naman ho, ay, ito po, yung si Ate Marquisa Barbon. Ang pinakalitest po na to, sabi niya, yung nasa post siya nila mentor Christian Fortu, no? Na ito daw po ay nagka-regla na. May pag-asa pa magka-baby. Imagine mo yun, no? Kasi nga, siyempre, alam nyo, mga nakikimoterapy na apektuhan yung kanilang reproductive system, no? Ayun, ang latest update dito, eh, bukod sa siya po ay, siyempre, nakarecover na siya, totally cancer-free na, bumalik na sa trabaho. Ngayon po ay may pag-asa pang magka-baby kasi bumalik daw yung regla niya, eh. Malapit, no? Si Ate Marquisa Barbon ng Sweden. So, ito naman, ho, yung mga ambassadors natin for Barley, si Papa P at si Terrence Romeo, no? Alright, at of course, yung idol ng bayan. Siyempre, si Idol Rafi Tulfo po, no? Mapapagigan ho natin yan sa kanyang programa sa TV and radio, no? Na ultimo siya po ay nagbabarley po talaga yan. Hindi lang basta nag-endorse, kundi siya mismo uminom ng barley po natin. And ito naman po yung dalawang anak ko po. Ito po yung bunso kong anak sa nasa gitna. She loves taking barley po. At ito po naman yung panganay ko. Nagbabarley din po yan. Wala po silang ibang vitamins. Kasi nga, ang vitamins, minerals, lahat ng yan, kompleto na, nasa barley na yan. So wala silang ibang ininom kundi barley lang. Nagugustuhan ba nilang lasa? Hindi. Kaya po, may hinahalo po kami na Yakult o kaya naman Dutch Mill. Ayun, nagustuhan nila. Pwede niyo pong ihalo doon. Ano ho? Yan. So ito naman ho, yung kape na Yorme. Ito, minsan nakakaapat ako na kape sa buong maghapon hanggang gabi. Hindi naman ho nagpapalpitate yung puso ko, no? Kasi nga po, ito yung kape na it's organic coffee, no? Kasi may barley po yan. Meron niyang tongkat ali, may latte, may mocha, meron niyang glutathione coffee, no? Na talaga pong alkaline po yung mga yan. Yun po yung kagandahan po dyan sa coffee natin. Alright? And also, sa mga gusto mong papayat, ito po, good news. Yung walang oras mag-diet, wala nang oras mag-exercise, ito po, subukan nyo. Try nyo lang po. Kasi kahit wala kang diet or exercise, sa continuous na paggamit nyo po na to, magkakaroon talaga ng malaking ano difference, no? So, depende naman siyempre sa katawan. Minsan is less than a month. Yung iba naman, 2 months, 3 months. Depende po. Ito po naman, 3 weeks lang. Si Jesse Minjola, no, nagkaroon siya ng ano testimony sa ating Amazing Barley po, Amazing Garcinia Cambodia. Na ito po ay yun nga, nagkaroon siya ng 22 pounds na nawala sa kanya in 3 weeks. So, kaya po ito naman si mentor po, you know. Siya yung grand winner natin last time na nagkaroon ng 60-day challenge. Imagine niyo po, 50.2 pounds na nawala ho sa kanya in 2 months time, no? Grabe. Ito naman yung mga beauty products ho natin, no? Organic skincare ho, mayroon tayong sabon, may facial cream at may body cream. Okay? At meron din ho tayong acai berry extra. Kaya nga sabi ni Miss Liza, be intelligently beautiful. Ang maganda po niyan, may barley na ho yan sa loob, no? Meron pang acai berry, bacopa monnieri, collagen, lahat ng pampaganda ng skin, pampabright, di ba? Lalo ka pang tatalino, di ba? At lalong magiging sharp yung mind mo, no? Tatalas, kumbaga, makakahiwa ka. Tatalas talaga. Ayun, no? So yun po yung kagandahan sa ating acai berry extract, okay? So yan din po ang ating iniinom araw-araw, no? At yan po naman ang itsura ng bahay natin, yung living room natin, yung mukha ng bodega dahil sa dami ng mga products natin, no? Dahil nga po booming ang negosyo kahit may pandemic na. At yan po naman ang mga shipping natin, no? Locally and abroad. So yun, no? Ito na po ang sagot sa mga pinagdadasal ng karamihan, yung pwedeng pagkakitaan kahit may pandemic, ito po yan, no? Simple-simple lang po, 5 steps lang po paano tayo kumita sa business na to. Number 1, bumili ka lang ng product. Bumili ka ng product, gamitin mo, syempre para masubukan mo talaga, no? Automatic po, magsishare ka talaga yan. Yan, no? Magsishare ka at matututunan mo to. Dapat mong matutunan to kung talagang gusto mong umasenso sa negosyong ito, no? Kasi nga, meron tayong 13 different ways of earning. Maganda ho niyan, libre po lahat ng mga training ho natin dito. Alright? At world class po yung mga training ho natin dito. Okay? So, ito po yung lahat ng benefits mo, no? 100%, bumalik na agad ang capital mo kasi nga may products ka. Kaya nga po ito yung negosyo na sinasabi namin. Ito yung negosyo walang lugi. Bakit? Kasi nga para ka lang bumili sa grocery, para ka lang nag-shopping, na yung kapalit ng pera mo, eh may kapalit na kagad on the spot talaga, no? Lifetime discount po up to 50% off kasi nga may mga company ang in-offer lang 20-25%. Sa atin po, upon joining, 50% kagad. At wala pong renewal. Kasi may mga company po, may renewal fees na tinatawag. Every year, mag-renew ka ng membership. Dito walang ganun. Free online tracking account. Monitor mo po account mo online, no?
Okay? May free world-class training, mentorship, coaching. Yan po ang pinaka-importante sa negosyo. Yan po yan. Kaya maraming tao po, mga negosyante, traditional negosyante, no, nagbabayad ng milyon para lang sa ganyan. Mentorship, coaching. Dito po, libre lang yan, no? Free mentor, marketing folder, flyers, brochures, kompleto na po yan. Lifestyle incentives po, na yun nga yung sinasabi natin kanina, no? Yung pangarap mong travel, car, house, and lot, even the condo, lahat po nang yan, pwede maabot mo dito, no? Ma-achieve mo dito ng free lang. Prosperity program, ito nga po yung 13 ways of earning natin. Pandemic proof yung negosyo natin kasi online or home business, kahit hindi ka makalabas ng bahay, okay lang, no? And proven tested na po yung atin pong success system, no? Alright, so ito po yan. Sa US dollar po, okay, that's only $4,000. Lumalaki lang talaga sa peso eh, no? Sa peso po, that's 198,800. Pero usapang negosyo po, sa totoo lang, maliit lang ho yan. May kaibigan ho ako, nagnegosyo siya ng computer shop. 300,000 po ang nilabas niya. After 1 year, sinarado na, lugi na daw siya. Kasi nag-pandemic pa, o, di ba? Eh, hindi naman niya mabubawi yung 300,000 niya na yun. Samantalang ito, mag-Jade package ka, 198 mo, bawi na kagad. Bakit? Puro produkto yan eh. Pwede mong panggamit para hindi mo ospital ng mga, alam mo yun, buong family mo, maging healthy, di ba? At syempre, pwede mo rin ibenta yung iba. Ano po? Ang maganda pa po niyan, kasi ito, isa sa mga bestsellers po natin to. Bakit ka mo? Kasi bukod sa 50% discount, kapag po kayo ay nag-avail ng Jade package, magkakaroon po kayo ng product voucher na up to 100,000 worth by one take one. Imagine mo, ganito lang siya kasimple. Oh. Bibili ka ng produkto ngayon, mag-reorder ka. Di ba 50% discount? Ngayon, dahil Jade po yung account mo, automatic po, pwede kang makakuha ng buy one, take one product. Imagine mo ha, 50% discount na, on top of 50% discount, buy one, take one pa. Yan po ay up to 100,000. So, 10,000 worth po yung isang voucher po natin. So, ibig sabihin, para kang bumili ng 20 boxes ng barley, binili mo siya sa 10,000 pesos lang, alright? And then, automatic, may libre ka pang another 20. Kaya, hindi lang 20 boxes makukuha mo, 40 boxes po yung makukuha mo. Okay? Ganun kaganda ang Jade package po natin. Meron din naman po tayo mas mababang package, no? Platinum package, 112,000. Meron din po tayong gold package, 44,800. Meron din po tayo, siyempre, pang masa po natin, no? 16,800. Huwag nyo naman kung sabihin na 16,800 lang, wala pa po tayo, no? Hindi natin magawa ng paraan. Ako po, sabi nga ho eh, kung yan hindi magawa ng paraan, paano pa tayo yayaman? Kung 16,800, hindi natin magawa ng paraan. No? Tingnan nyo yung cellphone nyo. Baka mas mahal pa po ang cellphone mo dyan sa 16,800. Tingnan mo yung mga nasa paligid ng bahay mo. Meron kang mga appliances dyan. Baka mas mahal pa sa 16,800. Eh yan po ay negosyo na. Sabi ko nga po kanino, big time business po ito. Pero ang kapital natin, grabe, small time lang ang kapital. Pero big time negosyo. Di ba? Ganun kaganda ang negosyo natin. Alright, ito na. Paano kumita? Dahil may 50% discount, so ang laki ng profit natin sa retailing. Yung barley po natin, 1,000 yung SRP natin. Dahil nga po 50% discount, 500 na lang po siya. So, 100% yung profit mo. Na, alam nyo yun, magkano ba ang minimum rate sa Pilipinas ngayon sa Manila? Eh, talong-talo mo, di ba? Kasi dito, isang box nga lang, 500 na eh. Neto na yan, sa'yo na yan. Wala nang deduction yan. Okay? Eh, what if makadalawang box sa isang araw? Eh, di magkano? 1,000 per day? Hindi ka naman siguro magbenta ng walang oras. Ma, pagpapawisan ka, grabe. Alam mo yung gano'n? Yung pagpapawisan ka, magbenta ka ng barley. Ay, ang gaan-gaan lang ho yan eh. At saka maganda po ang barley natin. Sikat na sikat ho yan. Bukod sa effective na sikat pa. Ikaw ba namang endorser mo si Idol Rafi Tulpo? Hindi sumikat, di ba? Di ba? Bukod pa kila Piolo Pascual, di ba? So, ibig sabihin, bukod sa sikat na siya, eh, effective pa, di ba? Kaya ang lupit. Oh, ito naman pong acai berry, 1,400 pero 700 na lang ho yan. So, dito pa lang po sa benta-benta pa lang po, ang laki na po. Marami po sa atin dito, dito pa lang sa direct selling, grabe po, ang laki na ng mga kinikita. Ay, nako po. So, kasi may mga, ako po personally, may kilala ko dito. Kayang magbenta ng barley po, ha? 50 boxes isang araw. Gano, ang lupit naman, no? 50. Oo, may kilala ko kasi personally. Magkano yun? 50 boxes isang araw, di magkano ang kita? Oo. Oh. Oh, basta yun, no? Compute nyo na lang, hindi ko makompute. Ayan, prosperity program tayo. Ito po yan. Nawala po ba ako? Nandito pa rin ako, no? Nawala ba ako, guys? O nandito pa ako? Mentor, para naka-freeze po kayo. Hello, guys. Nandyan po po ba kayo? Yes, mens. Yes, mens. Medyo naglalag lang earlier. Ayan, ayan, okay. Para naka-freeze eh. Ayan, sige. Alright, diretso ko po ha. So ito po, naglalag sabi, lang ng konti. Nandito ka pa, Mentor Sam. Nandito pa po. Para nag-freeze kasi. Para nag-freeze. Ayan. Alright. Para na-shock yata dun sa ano. Anyway. So, wait lang po na makabalik si Mentor Sam.
Ay. Ayan, mentor. Where have Nalaglag. You been? Nalaglag ka. sa makakapanood po na to, mga taga-converge po dyan, ano? Yung unang taon, ang ganda ng servisyo ninyo, pero ngayon, nilalaglag nyo kami sa Zoom. Kaway-kaway sa mga taga-converge. Kaya nga kami nag-converge eh, kasi maganda nga daw po eh. Tapos kayo, nilalaglag mo kami sa Zoom. Anyway, eto, balik ko tayo. Larga. O, balik ko tayo. Eto po, tuloy ang laban. So, ito po, sabi nga ho natin dito, share more and earn more, alright? So, gamitin mo lang yung natural talent mo. Alam nyo po ba, tayo mga Pilipino, may natural talent tayo eh. Alam nyo po ang natural talent natin Pilipino? Yung tayo po ay madaldal. Pala kwento kahit walang kwenta. Kwento pa rin ang kwento kahit wala ng kwenta. Kaya nga sinasabi yung mga chismosa. Nung ako yung nasa Singapore dati, malalaman mo na kagad kung mga Pilipino yung nagtutumpukan dyan eh. Alam mo na, pag maiingay yan, alam mo yung hagalpakan sa katawanan niya, Pilipino yan. Alam na kagad. So natural talent po natin yan, Chikadora, no? Gagawin nyo lang ho dito. Gagawin nyo lang dito. Uy, Mare, grabe. Nakatid ako ng webinar ng I Am Worldwide. Ako, ang ganda-ganda pala. Si Idol Rappi pala nandun sa I Am Worldwide na yan. Ang ganda, Mare. Para ka nababaliw, di ba? So, makukurious yung kumare mo. Ano nangyari sa'yo? Para nababaliw ka dyan. Ano yan? Ano ba yan? Hindi ko kaya ma-explain. Attend ka na lang din ng webinar. Basta ang ganda. Tapos, ang gwapo pa nung nag-explain. Ang ganda. O, di ba? O, dinagdagan mo pa ng poging speaker. O, di ba? So, mangyari niyan. Ma-invite mo talaga eh. Di ba? O, na-invite mo po. Hindi naman ikaw nagpapaliwanag, di ba, tema? Na-invite mo. Tumatawa nga rin eh, mag-isa. Ha? Sinisiko-siko yung katabi, pero wala naman siya katabi. Tawa lang siya ng tawa dyan. Oh. Ngayon, yung na-invite mo na yan, nag-avail siya ng Jade. Kasi nagustuhan niya. Jade ang pinakamaganda eh. So nagustuhan niya ngayon, Jade. Oh, ito yung malupit. Bakit ka mo? Ikaw ba nagpaliwanag? Hindi. Ikaw ba ang tumalsik-talsik ang laway dyan? Di ba? Hindi naman. Pero, the company will give you 20,000 pesos. Oh. Saan ka nakakita ng ganyan? Nag-invite ka lang, ay 20,000 ka na. Eh di ba nga, ang galing-galing mo mag-imbita. Mare, grabe, punta tayo dun sa bagong lugawan dyan sa kanto. Nakakain ako ng lugaw. Grabe, ang sarap ng lugaw ni Aling Nena. Yung lugaw ni Aling Nena, yung itlog niya kulay pula. Grabe ka makapag-invite, no? Na-curious sila, ha? Paano nangyari yun? Yung itlog pula? di pumunta na lahat. Naghakot ng mga tropa. Tara, tikman nga natin yung lugaw dun. Kulay pula daw yung itlog. Masarap daw. O, di ba, kumain lahat. Saan ka tutak? Pumunta doon? Oh, sino kumikita? Yung lugawan o ikaw? Di ba yung lugawan, hindi naman ikaw? Oh, dito gagawin mo lang din dito yon. Mag-invite ka lang din, pero ikaw ang kikita. Tignan mo, 20,000. Halimbawa, platinum, 9,000. Gold naman, 3,500. O silver, 1,500. Depende po yan kung anong package kukunin nila, ha? Maganda noon, hindi ikaw nag-explain. Oh, di ba? Nag-invite ka lang. Huwag mong explain kasi pag ikaw nag-explain, hindi sasali. Hayaan mo kami magpaliwanag. Ganon kaganda ang negosyo natin. Okay? Unlimited ho yun, no? Ito po. Marami po tayong ways of earning pero i-discuss ko lang sa inyo yung dalawa nating very, very unique sa IAM, no? So ito po yung tinatawag nating give me 5. Patype nga po dyan ang number 5 kasi sa dami kong pinagsasabi, baka makalimutan nyo eh. Yan, number 5, yan po. Yan pong number 5 na yan. Sabi ng company, bigyan mo ko ng 5 referral. Ito yan, 5 referral. Oh, ito po yan ha. Sa silver po ito, okay? Yun yung pangmasa nating package, no? Dalawang grupo lang po tayo, left and right group. Yun lang po. Ganun kaganda ang sistema natin. One account policy lang tayo. Ibig sabihin, wala kayo bang intindin, kundi dalawang grupo lang, left at right lang, tapos ang laban. Ganito po yan, no? Left, right, 1-5-1-5-1-5-1-5. Oh, 7-5 na kagad dyan. Sa 5 referral mo, 7-5 na kagad dyan. Okay? Automatic po yan, may dagdag ka pa dyan na 1,000-1,000. Oh. Ang tawag ho natin dyan, sales match commission. Ayan po yun, no? So, 9-5 na lahat yan. Ngayon, dahil nga sabi ng company, dahil nakakompleto ka ng 5 referral, bibigyan kita ng bonus na 15,000. O, saan ka nakakita yan? May dagdag ka pang 15,000. Ang total po niyan, 24,500. At yan po ay walang time frame. Ibig sabihin, kahit kailan nyo po makompleto, pwedeng isang araw, isang linggo, isang buwan, isang taon, walang problema. Okay? Kasi nga, no time frame eh. At unlimited ho yan. Marami ho sa atin, linggo-linggo may 5. Kaya nag-i-enjoy sila, 24,500 every week. Marami po. Meron po sa atin ganun. Ito pa. Just for you naman ang tawag dito. Pakitype nyo nga po dyan, number 4, para matandaan nyo ho. Type number 4. Ayan. So ito po. Sabi ng company dito, mag-invite ka lang ng 4, ha? 4 lang. Sa dami-dami mong mga kaibigan, kakilala ko, magana, kumpare, kumare, kahit sino po yan, 4 lang. Oh,
apat po ha dito sa gold, platinum at jade, no? So yan, no, 3535 3535 3535, o magkano na? 14,000 kaagad diyan. May bonus ka pa diyan, 3,000 3,000, o magkano na? 20,000 na yan. At dahil nga nakaapat ka, bibigyan ka ng bonus ng company na just for your bonus, 40,000. Grabe, no? 60,000 na yan. Yan po ay no time frame din at wala pong limit yan. Imagine mo yun, nakaapat ka lang, may 60,000 ka na. Eh sa trabaho, grabe, ilang dalawang buwang sahod na ng iba yan eh. Diba? Eh dito, halimbawa, isang linggo nakaapat ka, eh di sa isang linggo may 60,000 ka na kagad. Ganun lang siya. Ito naman. Ito naman yung platinum, mo. Oh. Mas mataas din po ito. 9,000, 9,000, 9,000 naman ho yan. O, 36,000 sa apat. Tapos, mayroon pang 8,000, 8,000. So, magkano na yan? 52,000. Ngayon, dahil nakompleto mo nga po yung apat, walang time frame at unlimited din po yan, meron ka pong 100,000 bonus. So, ang total mo na yan, 152,000. So, yan po ay no time frame at unlimited din ho, di ba? So, ito po ang pinakamaganda. Jade. 20,000, 20,000, 20,000, 20,000. Grabe, 80 mil na kagad. Doon sa apat yan. No? Tapos yan, no? 10,000, 10,000, 10,000. Grabe, magkano na yan? 100,000 po yan. Tapos, ang bonus mo pa, 200,000. Kanina po. O, ang total po yan, magkano? 300,000. Saan ka makakita ng ganyan negosyo? Nag-yakag ka lang. Nag-invite ka ng apat na tropa mo. Mga tropa, tara. Mayroon akong magandang negosyo. Sama kayo. Ang maganda nun, hindi ko magpaliwanag. In-invite mo nga lang eh. Di ba? Kasi kung magustuhan mo to, magugustuhan din nila yan. Ganun lang siya kasimple. Magkano yan? 300,000. No time frame at unlimited din po yan. Subukan mo yung pera mo, ilagay mo sa banko, kahit 200,000 pa yan. O, hindi kikita ng 300,000 yan. Kahit 10 taon pa. Samantalang dito po, kahit isang taon bago mo nakakompleto yung apat, o di 300,000 pa rin yan. O, the following year, nakaapat ka ulit. O, sige, 300,000 ulit yun. Eh, yung pera mo, pinapatulog mo lang sa banko, hindi kumikita. Yung banko lang kumikita doon. O, ilagay mo dito sa magandang negosyo, okay? O, ito na. Dahil nga po ang company natin, very, very generous, no? Yan po, tinan nyo, champion of compensation. Sa ibang company mo kasi, pag nakaapat kang referral, 40 to 64,000 lang. May flash out pa. Ibig sabihin ng flash out, yung mawala pa yung points mo. Dito po, yung apat na referral mo, 300,000. O, di ang layo ng difference, di ba? Kaya po, grabe, napakarami po sa atin dito mga sales managers, ha? Ng iba't ibang company na pupunta sa IAM Worldwide. Bakit? Eh siyempre, parehas ka lang naman sa sales, di ba? O dito po, mas worth it talaga dito, di ba? Okay, so kaya po naman eto, sabi ko nga kanina, may lifestyle incentive po yung company natin. Mga libreng kotse, lahat yan, pati bahay, lahat na yan. Basta pangarap mo, pwedeng ibigay dito ng IAM ng libre. At ngayon po, oh, grabe, mamimigay pa ang IAM ng ultimo gadget pinamimigay. Ayan o, yung laptop, MacBook, lahat ng yan. Sa team po namin last year, meron po sa amin nagkaroon ng iWatch, nagkaroon ng iPad. Kami na, ito pong gamit ko ngayong MacBook Pro, ito po ay libre lang ng company last year. Ang maganda po niyan, this year na naman, hindi meron din hulog ulit kami kasi tinan niya po, kulang na lang po kami ng dalawang mover na lang kulang namin eh. Matatapos yun bukas. Bukas kasi magpe-pay in eh. May dalawang mover kami. Yun na lang kulang namin eh. Pero sa RQB po na tinatawag, yung points, nung April 19 pala, nakompleto na namin yan. 28, 29 yan eh. Mover lang kulang namin eh. So yan po yan. So ibig sabihin, dalawa na po ang aming MacBook niya, no? Tapos ang maganda po na to, yun bang dati, ito kasi yung sahod ko sa Singapore dati eh. 85,000. Eh ngayon, pwede palang kitain, apat na araw lang. Or sabi mo, isang linggo. Not bad, di ba? Yung kita mo dati sa abroad na isang buwan, isang linggo lang dito sa gantong business. Hindi na masama. Ang maganda pa nun, passive income yan kasi wala akong direct referral, walang give me five yan, walang just for you yan, pero yan ang income, di ba? Sa totoo lang, ang liit pa lang po niyan. Meron po dito, ayan, no? Nandun si Mentor Marlon, no? Siguro isang araw lang to ni Mentor Marlon. O wala pa. Di ba? Oh, ito naman ho, sa team ho namin, awa ng Diyos, meron na ho kaming 16 elite executives po ng team namin. Meron na ho kami ditong Emerald nga ho kami, may Ruby na rin ho kami. At marami na rin ho kaming mga Sapphire, ayan po, mga taga Sweden, meron pong ibang mga taga Cyprus, taga Singapore, taga Canada, ayan po. At mapapansin nyo ho dito, iba't ibang edad ho yan. Meron po dito 15 years old, nasa na yun? Ito si Asia, yung may specs po na to. 15 years old lang ho ito, the youngest Sapphire namin to sa team. Ayan po, meron ditong 15 years old, meron din po ditong 60 plus years old. O, saan ka pa, di ba? All ages talaga to, no? From different places, from different backgrounds, from different walks of life, nandiyan po lahat sama-sama. Kasi nga, for everyone po ang IAM Worldwide. Okay? So, ito na nga po, mga extraordinary pandemic income. Tinan nyo, si Mentor Arian Bernabe Fernandez. Tinan nyo yan.
habang may pandemic, nagbimilyon-milyon, 6 million, 7 million, 8 million, 9 million. Oh, ay ito 'yan. Oh, ito 'yan, oh, Team Focus founder, oh, ito 'yan si Idol Marlon Santos, oh. Oh, 3 weeks lang, oh, imagine mo. 874,000. Oh, saan ka pa? Totoo po 'yan, ha? Nandito siya sa Zoom natin eh. Ayun, oh, si Mentor Marlon Banyari Santos. Ayun, oh, kumpleto-kumpleto. 'Di ba? Imagine mo 3 weeks income, 874,000. Eh ilang taon ng kahit ilang taon pa yung iba hindi kayang kitain yan eh. Dito linggo lang, di ba? O hindi ho tayo nagyayabang ha. Hindi po natin pinagyayabang ho. Ayan po, ito ay para ma-inspire ho tayo. Ano po? Kasi totoo ho talaga nangyayari ho yan sa IAM Worldwide. O, ito naman ho yung top 1 ho natin. O, ang malupit po niyan, ito 1 week income niya, wala siyang referral, wala siyang Gibify, wala siyang Just For You, sa madaling sabi, wala siyang personal production kung tawagin. Ibig sabihin, passive na to. O, tinan niyo po, magkano? 979,000. Grabe naman yan. Halos 1 million. Isang linggo lang. Saan ka makakita ng ganyan? IAM Worldwide lang po yan. Di ba? Kaya siya big time business. Di ba yung sinasabi natin kanina? Big time business. Alam nyo po ba? Pag sinabing Jollibee, big time o hindi big time? Di ba pag sinabing Jollibee, big time yan? Eh kasi sobrang big time kasi ang capital mo. 50 million pataas capital mo dyan eh. Pero alam nyo po ba? Ang isa sa malakas na Jollibee brands sa buong Pilipinas, oh, kumikita lamang po ng 300,000 per month. Neto na po yun. Net profit ng Jollibee, no? 300,000. Eh, nako, sisiw na sisiw sa IAM Worldwide. Tinan mo to. Isang linggo lang, oh, 979. Yung isang pinakamalakas na Jollibee, 300,000 na. Eh, isang buwan yun na. Eh, ito, isang linggo, oh. Tapos sasabihin mo, eh, networking, eh, scam yan na. Eh, kadiri, eh. Oh, sige, madiri ka, oh, 979. Tapos naka-Ferrari ka pa. May bahay ka pang may swimming pool. Oh. Kami ang tatawanan ho namin yung mga nagtatawa sa networking. Kasi hindi talagang ang sabi nga ni Lord diyan eh, pagdasal niyo na lang kasi hindi nila alam kanilang iniisip at ginagawa. 'Di ba? Yung hindi nila maintindihan yung mga nasa networking, 'di ba? Oh, 'di ba? Mm. Sa team naman ho namin, ito January mayroon kami 2.3 million sales, ng February namin 5.5 million sales sa team lang ho namin 'yan. Ibig sabihin lang po, ang dami pong sumasali every single day. Kaya wag kahong magpapahuli, no? Ngayon ka na-invite, ngayon ka sumali, ha? Ito po yung si Mentor Rochi sa sa Cyprus. Imagine mo, part-time niya lang po ito, OFW sa Cyprus, pero may 67,000 in cashment, no? Sa weekly po yan, no? Ito namang isa, 107,000, si Mentor Amy sa Canada. Ito po yung Barley Queen natin sa Canada, oh. 2 months income niya, 375,000. Grabe, no? Oh, nangyayari po yan sa IAM Worldwide. Ito naman po yung mentor natin, si sa Sweden naman to. From 4,000 naging 400,000. O ilang months lang po 'yan. From August to February po 'yan. Dalawa trabaho niya. Samantalang dito ginawa niya po yung business. 'Di ba? Part-time lang. O ito pa po. 2 months income niya 150,000. O ito pa si Mother CEO namin, 26,000 isang linggo niyang passive income. Si Michelle Carlson ng Sweden. Dati walang oras sa anak, ngayon araw-araw kasama yung anak, 'di ba? Ito pa. Yung mga sino ba yung nag-just for you sa amin ng 300,000? Ayun po, oh. Oh, meron niya, no, si Mentor Genevieve Capulso, Mentor Amy Capulso, Amy Symington, ayan, oh, mga taga Canada, oh, pentaga Sweden, ayan, oh, Mentor Gloria, Mentor Charina Sanglay, Mentor Asia, oh. Ibig sabihin, kaya pala talaga yung 300,000 na yan bonus, kayang-kaya po. Hindi lamang po yan, marami pa pong iba sa iba't ibang team, no? Ito sa team lang ho namin, di ba? Ang dami pa pong nagti-300,000. Ito po, umalupit. Fresh na fresh po, bagong millionaire circle po ng team namin po. Mapapakinggan nyo mamaya, ha? Si Mentor Christian Fortu. Tapos yan nga po yung nangyari sa amin. 1.1 million po yung naging bonus ho natin dito. Ayan po. And ito nga po ay para sa lahat, ano ho? Kaya po, welcome. Kahit sino ka man dito, ay para sa iyo to, no? Sabi nga natin sa, sabi nga ni Lord sa Jeremiah 29:11, no? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So maniwala ka lang talaga, ha? Kasi po, plano talaga ng Diyos na payamanin ka. Pero kung hindi ka naniwala, ay wala talaga magawa ang Diyos sa iyo, ha? Kasi ganun po yun, eh. Nakadepende sa paniniwala natin yun, eh. Kahit gusto ni Lord, ay ayaw mo naman, ganun niya tayo nirerespeto. Di ba? Ganun si Lord kabait sa atin. So dapat gustuhin mo din. Gusto kang payamanin ni Lord, dapat gustuhin mo din. Okay? Sabi nga po ni Richard Branson, isa po siya sa mga bilyonaryo, no? Sabi niya, if somebody offers you an amazing opportunity just like IAM Worldwide, but you are not sure you can do it, say yes. And then, saka mo aralin. Ang maganda naman po kasi sa IAM Worldwide, pagsali mo, hindi ka pwede magsabi malugi ka. Bakit? Kasi 100% ng binayad mo, may kapalit naman. Ibig sabihin, doon pa lang, bawi ka na. So, aralin mo later kung gusto mo talagang gawin yung negosyo, di ba po? Okay?
Sabi nga ho natin dito, when you're online and you're earning, you are missing the big opportunity in today's world. Kasi nga, total tayo naman, lagi tayo nag-online, online, online, online. Diba? Might as well, kumita ka sa pag-online. Hindi yung naubos lang yung oras sa, diba? Sa pag-online, diba po? Alright? So yan po, kompleto naman ho tayo sa support. Meron tayong sariling YouTube channel, may sarili tayong page, may sarili tayong group, private page, no? So kompleto po yung support natin sa bawat isa. Okay? So kaya po, thank you and God bless. Sana po yung nakatulong ako sa inyo na mabuksan yung isipan nyo po sa ating pong pagninegosyo ng I Am Worldwide para po naman makapag-start na po kayo ngayon din. Okay, huwag nyo nang palampasin. So meron lang po magsishare, no? Na i-introduce po na sa atin ang host, di ba? Okay po, maraming maraming salamat po. This is truly Mentor Sam Palamon, I Am Worldwide. Wow, palakpakan naman natin si Mentor Sam. Grabe, grabe. Napakagandang presentation, Mentor Sam. Thank you, thank you. It's a very detailed, napakakatuwa po. No, natuto po ba ang lahat? No, I'm sure you would agree with me po. No, so sobra mind-blowing ang presentation. And we really, parang gusto ko ulit mag-member eh. No? Pwede pa ba mag-sign up, Mentor Sam? So, you know, ang swerte po, no, congrats po sa ating mga guests kasi nakita niyo po talaga, no, na i-share po namin, no, hopefully po na open po namin yung mind yun na makita niyo po kung gaano kaganda ang ating mga products and of course ang ating compensation package po, no, or ang ating compensation plan. And sabi nga ni Mentor Sam, no, we are really in an online world, so it's really a big opportunity for us to join, no, mag-join na po kasi ay, and dahil nandito po, no, yung future po talaga, no, online. You can do the business at the comfort of your home. You can, you know, make yourself healthy while you are earning. So, ayan po, no. So, to further fire up po ang ating presentation today, no, meron pa po tayo isang napakagaling din po na speaker, no, para po bigyan po tayo ng mag-share po, no, tungkol sa business natin sa IM. And then, let me just introduce her, no. Yan po. So, tensya lang po, ha. So, ang ating pong next speaker would be, no, she's actually 36 years old from Morong, Rizal, Philippines, now living in Sweden, and she has actually she's the eldest among the three siblings and the mother of a beautiful 16-year-old girl. She's a registered nurse in the Philippines, no, pero ngayon po, no, she's doing the IM. She's as a part elite executive and soon to be Ruby. She's already a 1 million circle, the mother of Team Vikings who have dominated the world. Please, let's all welcome Mentor Christy Ann Puito. Mentor Ann! Yes, amazing morning everyone. Amazing morning po. Magandang araw po sa lahat. I'm coming to you live from Gothenburg, Sweden. And the time right now is 6:28 p.m. Mentors and guests, please comment one po if you can hear my audio clearly. Sobrang excited. Thank you, Mentor Sam, for a very powerful presentation. Pag talaga si Mentor Sam yung ano, nag-present, enjoy ka na, natuto ka pa, ang swerte mo pa, ang ganda ng pinakita niya, di ba po? And it is my great privilege and honor right now. Please do share me a few minutes of your time. Please hold on dito po sa ating Zoom meeting kasi I'm gonna be sharing to you how this business changed my life kasi, ladies and gentlemen, ang mentor ko po is si Mentor Sam Palomo. So I'm loud and proud na ang mentor ko po ay yung nag-present po kanina. So in just a few minutes, I'm just gonna be sharing with you what is my journey here in I Am Worldwide. Sana po I will be able to impart additional value to you for you to decide to be part of our amazing company. So again po, my name is Christian Alvarez Fortu. And ako po ay isang anak ng OFW. So ang mom ko po, she's now in California, USA. Since 14 years old pa lang po ako, nag-OFW na po ang nanay ko. Siyempre nga po, para magkaroon tayo ng magandang buhay. Pero alam niyo naman po, ang challenges of being an OFW, siyempre minsan, diba po, ang challenges po kasi, siyempre yun, malayo ka nga sa mga anak, ganyan, diba po. So, when I was very young, I had my daughter. Siyempre, nung time mo yun, it's very toxic o kaya stressful kasi batang-bata pa lang ako. But Nico, my daughter, is the best thing that happened to my life. So mother na po ako. And because my mom is in the US, I aspired to be a registered nurse. So may mga nurses po ba dito? Pwede po ba nating i-comment ang ating number one kung may mga nurses po dito? So nag-aspire po tayo na maging registered nurse. And
Yun nga lang po, when I was taking the board exam, nagkaroon po ako ng stress level na napakataas, hindi po ako nakaihi. And then later on, I was diagnosed. Thank you po. Thank you, Bing Hidalgo. I appreciate you for commenting, no? Nag-comment siya ng one. So ibig sabihin, she's also a healthcare professional as a nurse. So ayun po, nung nag-board exam ako, nag-shutdown po yung kidney ko, sobrang stress. Hindi po ako dapat makaka-board. So ang nangyari po is nag-board exam po ako ng naka-catheter, naka-urinary catheter. So sa mga nurses, sa mga naka-experience ng board exam, alam po natin kung gaano siya ka-stressful. So but thank God I was able to still pass. But then the recurrent infection, ayan po, lagi po ako nag-UTI, paulit-ulit po na UTI. Yun po kasi yung ginagawa ng neurogenic bladder. Okay po, until such time na sinabihan na rin talaga ako ng doktor na hindi na po ako pwedeng mapagod, hindi po ako pwedeng mapuyat, or basically I cannot do anything kasi ang kailangan ko lang gawin is kailangan kong mag-antibiotic every day, mag-self-catheterization every 4 to 6 hours. Or else, they have to put a hole sa aking pong bladder para doon po lalabas yung urine. So imagine niyo po yan. As a nurse, na-registered ka pa, pumupunta sa hospital, not being a nurse or para makapag-alaga ng pasyente, kundi nagpupunta po ako doon bilang patient. Pero then, ito po, nabasa ko to kay Napoleon Hill. I'm sharing this because maybe something, somewhere, or sa mga nakikinig right now, you're undergoing something right now, katulad ko. So, sabi ko po, nabasa ko to somewhere na, sabi, what your mind can conceive and believe it can achieve. So, sabi ko, hindi ako papayag na ganun na lang kasi para pong wala na talagang silbi. It's very sad kasi I was very young that time. So, ginawa po natin, lumaban po tayo, no? Ang laban para sa ekonomiya, para sa anak ko po. So, pinilit po natin na mag-nurse pa rin. So, na-employ po tayo sa isang malaking ospital sa Pilipinas, Lung Center of the Philippines. Yun nga lang po, ang sahod po natin, napakababa, 8,000. Start-up po kasi yan. Kahit po ako ay nagkakaroon ng UTI pa rin at that time, kasi check pa rin po yung UTI kasi nga nandun pa rin naman po yung sakit. Nilalaban ko lang. Kasi unang-una, I wanted to provide for my daughter. Pangalawa, ano ko po yan eh, parang self-fulfillment ko po ba na maging nurse talaga. So performance level po tayo. Talagang hindi ka aalis kahit 8 hours lang ang duty mo, 14 hours ka nandun to deliver. Diba po, ganyan po ang pagmamahal natin. Yun nga lang, ang health ko po talaga nagsasuffer. So, ginawa po natin also for the need of money, naglipat po tayo sa call center, no? 15,000. Diba po, alam po natin sa call center, panggabi. Diba po, panggabi ka na, tapos sa mga environment po pa, puro mga nag-yosi, puro usok, diba po? So, ngayon, sobrang stressful pa rin, paulit-ulit pa rin po ang UTI. Ang matindi po dito, I've been working in the call center for already 4 years, pero wala po akong naiipon. Hindi ko po alam if you can relate with me, but I'd appreciate so much if you could type one, if you can relate with me, na alam mo yon, sumasahod ka pero kulang na kulang pa rin. Bakit? Diba po, habang tumataas yung iyong sahod, tumataas din yung expenses mo. Tama ba? So nakikita po natin, one month work income, andyan po. Ang ending po niyan, from the basic pay, papunta pa baba, 82 pesos na lang yung natira. Swerte pa po siya may 82. Ako minsan po, 20 na lang ang natitira. Diba po? So imagine niyo po ito, no, lalo na po kung nasa abroad kayo. Ito pong 187,000, baka po yan ay 1 month nyo lang. Nung nandun po ako sa call center, 12 months ko po yung pinagtatrabahuhan. Pero syempre, yun lang naman din po kasi talaga, yung alam kong way, paano kumita ng pera. Diba? And then during that time, dito na po ako nasabihan na for left kidney removal. This was actually January of 2017. So, 'di ba? Sabi po nung sa Asian Hospital, Asian po ako kasi nga meron kami health card na muntik-muntikan ko nang ma-max out. Kaya nung hiningan kami ng 1 million, halos wala na po yung aking card na ibibigay. So, operation pa lang po yun, hindi pa po kasama yung hospitalization and others. Kaya ang sabi dito, it costs money to stay healthy but it's even more expensive to get sick. Agree po ba? Agree po ba kayo sa aking na-share dyan? So di ba, ang mahal pong magkasakit. And this is when I really prayed,
for a better way. So tumating po sa buhay ko ang I Am Worldwide. Actually po, hindi po ako na ganito, no? Wala pong IBP na nangyari sa akin. I Am Business Presentation. I was just so blessed and so fortunate that the person who invited me shared me the vision. Ano po yung mga vision na yan? Vision that if I use the I Am Worldwide product, yung UTI ko, hindi ko na siya may experience. Vision that makakawala ako dun sa rat race cycle na kulang yung sinasahod ko. Vision na I can be more than kung ano po yung sitwasyon ko. So alam niyo po, because my mentor was able to transfer me, dinala po niya ako dun sa future. Dinala po niya ako sa future. I decided to sign up as a platinum executive no, nasa Pilipinas po ako. Wala po akong savings sa bank that time, pero sinabi po ng mentor ko, if you're gonna do something, give your best to it. Pinanghiram po natin ang pera, ang platinum executive package, di ba po? Pero sabi nga ng mentor, di ba? Yung nagpaka-explain po sa atin, at hindi lang naman mentor ang nagsasabi nito, even you could see this, di ba po? Nasasabi sa atin ito, and this is already reality. If you do what you do, what you always did, you'll get what you'll always got. Agree po ba? Agree po ba tayo? Comment naman po dyan kung nag-a-agree tayo para we're on the same page, di ba? Pagka meron tayong gustong gawin at pareho lang naman ating ginagawa, huwag po tayong mag-expect ng different results. So, but then, eto na po, nag-sign up na ako ng Platinum kasi I'm really here to give all out my real story po, no? Wala po tong sugar coating. So, hindi ko po masyadong ginawa yung business nung initially when I started. Why? Kasi nga po, parang wala pa rin akong ano, parang nandun pa rin ako sa mindset na okay lang kahit di ko gawin ng business kasi meron pa naman akong sahod, 15 at saka 30. Pero ito po, this really struck me. Alam niyo po ba, may isang event, which is my mentor, nagkumita sila ng 416,000 pesos. Tapos ang saya-saya nila, pero ako nasa sulok lang. Tapos, nung in-encash na nila, meron siyang 300 something plus. Sabi ko, nasa na yung parang 40,000. Yun pala. Siyempre, we are paying tax, right? So, 10% tax yun. E yung 10% tax ho nila, dalawang buwan ko po yung sahod. Sabi ko, what? Yung tax nyo, sahod ko, dalawang buwan. Sabi ko, di ba, what should I do this? So, kahit po, ang pinakang importante po dito, right? Ang importante po dito is the change. The process for change begins with the awareness. So tiningnan ko po. Ang naging challenge ko noon, nandun pa rin ako sa employee mindset. Kahit na nagne-negosyo na ako, nandun pa rin ako sa employee mindset. Pero ang good news po, 'di ba? Sabi nga, the difference between where we are and where we want to be is created by the change we are willing to make in our life. Ako nga po, hindi ako marunong ng call center eh, nag-call center ako para sa mas malaking sahod. Ito pa kaya, 'di ba? Na ang nang tax nila ay pang dalawang buwan sahod ko lang. So ginawa po natin ang IM Worldwide part-time, seriously na po this time. So in just 5 months, imagine niyo po, kumita ako ng 104,000 plus. 104,000 sa inyo po maliit probably, no, pero ang laki-laki na po sa akin yan because that's only just 5 months. Iba pa po yung benta ko. Iba po yung benta ng product. And then, we were able to be promoted sa isang prestigious rank dito sa ating company na Sapphire Elite Executive. So, nung nagpunta po ako dito sa Sweden, I decided to bring I Am Worldwide and the products with me. Why? Di ba po kanina sabi ko, yung UTI paulit-ulit. Alam niyo po ba, I've been drinking this product for years. Hindi na po ako nag-UTI. And my left kidney is still here with me. So good news na good news po yun. God is good talaga. Grabe po. So, ang ginawa po natin, nag-post lang tayo sa Facebook. Yes, you heard me right. Nag-post lang po tayo sa Facebook. Tama po ba? So, na-meet po natin si mentor Michelle Carlson. At magkasama po namin na pinangarap na dahil kami pareho, natulungan kami ng Barley, pinangarap po namin na ikalat siya dito sa Sweden. Marami po tayong matutulungan. At pinangarap po namin na dadalhin namin dito sa Sweden ang I Am Worldwide. Sabi nga, di ba, if your dream doesn't scare you, they are too small. So mataas po talaga ang aming aspiration to also help the Filipinos here in Sweden. Kasi po, alam nyo dito, kapag hindi po kayo nagtrabaho ng 40 years, dapat po 40 years kayo nagtrabaho para makakuha po ng mataas-taas na pensyon. Pero pag nagtrabaho po kayo less than 40 years, dahil po kayo ay
involuntary ang tinatawag or immigrant, mababang-mababa po ang pension nyo, hindi pa po kayo makakabayad ng apartment. So gusto po namin matugunan ang problemang yan. Kaya po patuloy kami nag-share. When we were starting here, ayan po, nagpupunta po kami sa iba't ibang cities para po i-share ang ating produkto. And it is well accepted po. Kaya po, unti-unti, di ba, nakapag-build po tayo ng grupo. Ayan po, meron na po tayo mga kasama na very dynamic Filipinos here in Sweden. And then the pandemic happened. Po, this is when we were all challenged, di ba? Halos hindi na po kami nagkausap-usap because everyone was panicking. Nagpapanik po kasi, syempre nga, we have uncertainty in the world. But then, pag po ganito na mga situation, we just have to focus on the solution. So, ang ginawa po namin, also, by the use of the social media, ang ginawa po ng team is to start, ano po, being online. Diba? We did a 15 minutes video or live in which nag-share lang kami ng aming mga stories. So alam niyo po ba, kasi dito po, we are not after the hindi namin focused yung income eh. We are focused on our relationship as a team. Ganun po kasi sa I Am Worldwide. At to recover, ayan po. Why am I sharing this? Because I wanted to tell you that during the pandemic, that is when our team really exploded. Alam niyo po ba, noong June 2020, this was, of course, last year, no? Out of the top 10 in our mother team, Eagles Alliance, 7 po sa grupo namin are part of the top 10. At yan po, patuloy po yan, no? Nabanggit po ni Mentor Sam kanina, Mentor Marquisa Barbon, kasama po natin siya dito sa Sweden. And yun nga, after 6 months, naging cancer-free siya. Ang gusto ko pong i-share, nag-message lang po siya sa akin sa Facebook. Okay po, through the social media. So, ngayon po, si Ate Marquisa, she's totally super okay. Sabi nga ni Mentor Sam kanina, bumalik na po yung mens niya. Nag-message lang siya sa akin the other day. Hindi ko na lang po na-paste dito. But you can see how the difference already. Tama po ba? And another mentor, nandito po siya actually sa call, si Mentor Anderson Blood. Di ba po? Swedish po ito. 4 slip disc. At nag-barley. Alam niyo po ba, after a few months, nakakatayo na siya. Kahapon po, sumayaw pa silang mag-asawa. Grabe po, di ba? And of course, as you do this business, yun nga po yung maganda, di ba? It has enough in blood. 3 times na siyang nag-give me 5. So, ito, I just wanted to share po, no? This is an engineer by profession, si Mentor Maylene. Alam niyo po, buong family nila, nagbabarley, specifically ang kanyang husband na si Robert kasi high blood. Swedish po yan ha, but sobrang pinapatronize po ang barley at right now, meron na po silang sarili-sariling is just doing it part-time dahil full-time engineer nga siya at boss pa po siya sa kanyang trabaho. Alam niyo po ba siya ay kumita na 3 times, two times ng Give Me 5 at 1 ng Just For You and still keep on growing kasi nag-share din po siya internationally. Ito po, I would like to let you know na meron na rin po tayong partners na ibang ang lahi. Yan po, aside from Mentor Anders, of course, Mentor Tequila Hegerstrand, Fiji. Taga-Fiji po siya, operated twice in the knees. Pero right now, the barley is helping her so much. Papaltan na raw po niya ang pangalan niya. And she was able to achieve 3 times Give Me 5 and the Just For You bonus. So, ito po, another mentor that you will be inspired is our mentor, Tequila Hegerstrand. Grabe, Nigerian po siya, ano? They will not be able to live without the barley. Why? Kasi po, ang dami-dami pong nilang nararamdaman na natulungan ng products. Ang kanya pong asawa na si Jileli is very skeptical about the product. Pero, ang kanya pong high blood is uncontrolled. He even personally called me to tell me your product is really good. You have to put it out in the world. So, grabe po, sobrang proud po ako na i-share talaga ang ating barley. At yan nga po, right now, hindi lang siya one time Just For You, 3 times po ha. 3 times po niyang na-achieve yung Just For You po dito sa ating kumpanya. And she is now proudly sharing our company in different parts of the world sa mga kababayan po niyang Nigeria. So, ito po, na-share ni Mentor Sam kanina, ang aking pong partner, yung sabi ko nga po kanina, magkasama kaming nangangarap, di ba? And right now,
Right now po, malapit na rin po siyang mag-millionaire circle and top na po sa company. So imagine po, no, imagine this is all happening during the pandemic. Dati po, ang products namin, sometimes once or twice, every 2 months, one box. Diba po? Ang pinapa-fly po namin dito sa Sweden lang. Until it came to the point na once a month may shipping. Ito po, this is very recent. We have shipped 8 products sa Guam, Germany, Sweden, USA, Sweden, Germany, Sweden, Sweden. At after a week po, meron po ulit na ganyan. And just, ito po, and recently, yung pong a few months namin sales na gawa na po natin dito in just a month. So kung makikita nyo po dyan yung Jade package po with or without promo, may mga promotions sometimes pero hindi lagi. 6 pa rin po. 6 jades and always 6 jades kasi yan po talaga ang the best package. And because we are persistent to helping other people, na-achieve na po natin yung 2 times. So paulit-ulit po natin yung nagagawa kasi nga po unlimited and it has no time Trinity, wala po talagang iba. And we were able to achieve the yung pong upload. So far na rin po tayo naging part po ng top 20. Thank you po for the opportunity, diba, na maging part ng top 20 and then top 1 po tayo ng Dream Team last 2020. So on top of everything po, ang pinaka-importante talaga is you will be able to earn amidst the pandemic. So ito po, I was just staying here in the house. Di po pwedeng lumabas dahil nga naghihigpit na rin po sa Sweden. Passive income po natin, 70,825. And naging part na rin po tayo ng 1 million circle. So as of right now po, our family is growing and we have now 7. Ito po 6 ang nakikita nyo, but right now we have 7 elite executive under the Vikings team and this will keep on growing kasi nagsisimula pa lang po ang ating kumpanya. So, ito po, we are proud, super proud to be part of our team, the Dream Team. Yung pong nag-explain kanina, siya po ang aming mentor. Imagine nyo po kung makikita nyo dyan, those are different countries. So, hindi lang po tayo nasa Pilipinas. We are already expanding. So, this is the perfect time for you to be part of IAM Worldwide. So, ito na lang po yung iiwanan ko. No? In life, no, even after this presentation, you have 2 choices. Either you work 40 hours a week for a lifetime for someone else and then you have to retire. Or you work 80 hours a week for 5 to 10 years and set up your own business. Kasi sabi nga po dito, this is the bitter truth. Ha? If you really love your children, get a business, not a job. Because when you die, your children cannot inherit your job. But they can definitely inherit your business. In fact, if you die on the job, your boss will replace you before your burial. If your family lives in the company house, they will kick them out. Imagine nyo po, they will kick them out. Kasi nga, di ba? Hindi ka na nagbebelong doon. If your family, sabi po, if your family lives in the company house, they will kick them out before they can say anything. So when you close from work, don't go and watch television. Go home and think of a business idea. And good news po, this is the best news that I'm gonna tell you. This business platform that IAM Worldwide has can give you an income even after the work is done. Yes, you heard me right. It is making money even while you are sleeping. So just imagine, initially your effort 100%, probably you will start at a very low income. But as you become persistent and serious in the business, learn it, do it, hindi ka po mag-isa, andito po kami, tutulungan ka po namin. And you will grow your organization. Darating po yun tayo, 0% effort ka na, but your income continually grows. Katulad po ng pinakita ni Mentor Sam sa mga top mentors po natin. But, you know, every one of us wants to be successful. Tama po ba? And this is a very, very good quote from our very own President Allen Marvin Ueder. Sabi po niya, success isn't about how much money you make. It's actually about the difference you make in other people's life. So just imagine, ladies and gentlemen, the people's life that you can touch pag na-share niyo po ang IAM Worldwide. So this is me. This again, my name is Christian Alvarez Porto and I'm the founder of Team Vikings International. So God bless po everyone.
Ayan, ako, palakpakan naman natin si Mentor Anne. Napakagandang sharing na nakaka-ano, no? Nakaka-inspire talaga ang sharing ni Mentor Anne. Thank you po, Mentor Anne, for that wonderful sharing po. Nakita po natin, no, kung gaano kaganda po, no, kung ano po yung naitulong ng ating products kay Mentor Anne and how really it helped, no, po, para po kumita and then po napalaki talaga yung group niya na, and we are really proud po talaga sa kanila as being part po ng Dream Team. And of course po, no, since we are ending po yung program, mag-picture-picture po muna tayo, no, bago po may mawala. Mentor Sam, can do the honor po para magpa-picture bago po tayo magtapos. Yes po. Ayan. Pa-open po ng camera sa lahat po ng ating mga ano participant para makita po natin ang kagandahan at kagupuhan ng bawat isa. Yo. Ayan. Okay po, ready po. Okay. 1, 2, 3. Okay, next page po. Next page. 1, 2, 3. Yon. All right. Ayan, all right po, no. So we really thank you po, no. We really hope, no, yung ating pong mga guests nakapag-decide po kayo, no, na sana po, no, makapag-decide na kayo now, no. Kailangan niyo mag-decide now na. Pero gabi na po, pwede pong bukas open po ang ating office tomorrow kasi salado na po ang ating office. So, yun lang po, no. Kontakin niyo po. You are very very blessed and lucky kasi po napakamahal po kayo ng mga taong nag-invite sa inyo, kaya kausapin niyo po yung mga nag-invite sa inyo on how you can be a part of us po. So we really hope we can see you again po, no? And we really thank you to all of our mentors who actually joined us and of course our guests na nag-join po at you spend our time with us on this very, very productive training. So yun po, no? So I think we can close the program with a closing prayer, Mentor Sam. Mentor picture tayong tatlo. You, Mentor Anne, and me. Okay po. Tayong tatlo po. Yan po. 1, 2, 1, 2, 3. Alright. Ayan, sige po. Close po tayo with the prayer. By the way, thank you po for joining all of us here, mentors, and also our guests and our dearest mentor, Marlon, also. Thank you po for joining us all. Okay, so let's have a closing prayer po. Dear Heavenly Father, maraming salamat po for this wonderful time that you have gathered us all together, Lord, for this another webinar, Lord God. And we know, especially for those people, Lord, na mga guests po namin, Lord, we believe that there's no such thing as an accident because we know na meron pong magandang purpose bakit po sila ay naimbitahan po dito. Siguro, Lord, sila po ay nagpipray na makakita sila ng magandang opportunity that can help them improve their lives, Lord God. And so, Lord, you answered them with this amazing opportunity of IM Worldwide. Lord, alam po namin na hindi po nila sasayangin yung pagkakataon po na pinakita niyo po sa kanila ngayon, Lord. And so, Lord, thank you so much. And we welcome them to our IM Worldwide family, Lord. And so, Lord, thank you so much for what you're doing in our business, in our family, in our company, Lord God. And I pray, Lord, na patuloy niyo pong i-prosper pa ang buong IM Worldwide family. Ganun din po ang aming mga BODs and management staff at sa lahat po ng mga leaders po ng IM Worldwide at mga mentors po na nandito. At Lord, alam ko po na the greater things are yet to come to us all. And so Lord, thank you so much. And binabalik ko po lahat yung papuri, pasasalamat. At lahat po ng mga nandito po ngayon, I pray na lahat po ay maging super successful sa journey po nila sa ganitong business. And Lord, maraming salamat po. At muli po, ibinabalik ko po ang mga lahat ng papuri pa sa salamat, ang honor po. In the mighty name of Jesus, our Lord and Savior, and everybody say, Amen. 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 Thank you, guys. Thank you, guys. See you again. Bye-bye. Thank you very much, po. Thank you, mentors. Thanks, Mentor Sam. Good day. Good night. Good night, everyone. Good day. Good night. Good afternoon. Good night. Good night. Good night, kapatid. Good night.